Hello po. Ayan, kanina pa ako salita ng salita. Sorry. Ngayon lang nagkaroon ng sound. Sorry, no? Ang dami ko nang nasabi. Actually, nasabi ko po si Sir Luisito was our, ano ulit yun? Ating early bird last time. So, hindi ko po masabi ngayon kung sino early bird for today. Pero welcome po sa lahat. Hi, Carol. Welcome po. Si Miss Carol is, ano, was one of my colleague before during the BPO days natin, no? And then si Ma'am Nilisa, hello po and thank you sa pag-attend. Okay, so wait lang natin guys yung iba pong participate today or tonight, no? I hope you guys are all okay. So medyo matagal tayo hindi nagkita. Matagal ba? Actually last month lang. Last month lang yan guys. So I hope na na-miss yung isa't isa. Invite lang kayo. Maaga pa naman, no? So, I hope na marami po tayong ma-invite and marami tayong umattend tonight. Ayan. So, sa ngayon, ilan pa lang tayo? We are only 11. Kasama po ako, ha? So, attend po kayo. Invite dun sa mga nasa GC natin. Please, invite yung mga nasa GC natin. Please, log in po. Ayan. So, alam ko po na paulit-ulit nating inatinan yung ating webinar, but still, alam ko po meron tayong matutunan on a daily basis. Bakit natin nasabi? Kasi po, may mga questions na minsan lang natin maririnig or first time natin maririnig. So, I guess may matutunan po tayo tonight. Okay? So, ayan, si Sir Alvin. Ayan, I'm so happy to see you, Sir Alvin. Ayan, makikisuyo ako. We might have a point system again. So, kung sakali po, patulong na lang sa magre-rate. Ayan. Ayan, so, para po, sayang naman yung points. Guys, nagbibigay po ako ng point system. And then, after the 7 webinars po natin, binibigyan po natin sila ng mga corporate giveaways. Ayan, thank you, Sir Alvin. Ayan, so, yun, invite pa kayo, guys. We could start ng siguro mga 7:05 kung medyo, ano pa kayo, medyo marami pa kayong kailangang i-invite. Ayan. So, sige, the usual na tinatanong ko, sinong pinakamalayo? Sino ang nasa Apari o part ng Luzon? Sino ang nasa part ng Luzon? Meron ba? Ilocos? Ay, Bacoor is. Bacoor is Cavite, no, Ma'am Gemma? Ayan, south din siya. Pero, ano, ayan. Ma'am Gemma, I'm not sure kung may na-email ako sa'yo, pero please double-check po. Okay. Kasi meron tayong mga nanalo po sa highest pointer natin during the webinars. Nagsisend po ako ng email para mapadala naman po namin yung maliit naming regalo. Antipolo, si Ma'am Lolita, yes. Lagi po yung umaattend. So, the reason why bakit sila umaattend? Because they want to learn. Review and review, review. Guys, hindi ganun kabilis pag-aralan ng forex trading. I'm telling you, okay? I'm into this business for almost 10 years na po, at least, no? I could say na talagang hindi siya ganong kadali. In a daily basis, meron kayong mga new encounter na mga experiences. And the good thing about us guys, we have a Tikmil GC or Tikmil, we call it Tikmil Community. Nagtutulungan po lahat ng mga members doon, yung lahat ng mga natuto sa webinars, lahat po ng mga bago. And yung nang sabi nila kasi hindi pa sila senior. Kasi last year lang sila. But still, natututo po sila and sila mismo nagtuturo ng mga signals on their own. And of course, syempre, sabi nga nila, T-Y-O-R. Ayan, may mga codes na sila. Natatawa ko kasi during our time, walang mga ganyan. Minsan may mga, ano pa, ano, FOMO, fear of missing out, trade at your own risk, mga ganon. na yata ako, masyado na akong oldies, hindi ko na siya masakyan, no? Pero guys, I'm really, really happy kasi nag-enjoy po sila dun sa GC. After this webinar, if you wish to be added, so message lang po kayo. Wala po ako na-receive, ma'am, na email. Sige, Ma'am Gemma, please send me a message sa Facebook. I will post later yung aking Facebook Messenger or aking Facebook account para makapag usap po tayo. I know you are part of the highest pointer, Ma'am Gemma, last webinar. Ayan, kaya naalala ko.
So, wait nyo lang din po yung mga certificates. Guys, advice ko na ha, yung certificates, binibigay po yan. Kapag naka-anim, okay, sige, magiging mabait ako ngayon this time. Pag naka 5 to 7, ayan, from 5 to 7 webinars kayo, makaka-receive po kayo ng legit na certificate from TICMIL Philippines, TICMIL Seychelles actually. Makaka-receive kayo ng certificate and that's legit po, ano, pirmado po natin at ng ating magiging guest speaker sa advanced training, which is si Sir Nathan. Alright? So, sige guys, invite lang kayo. May nagsabi na taga Bangor, Cavite, Cavite, si Ma'am Gemma, then si Ma'am Lolita, taga Antipolo. Wala ba tayong Visayas in Mindanao? Meron ba tayong Visayas in Mindanao dito ngayon, present? Sige po, huwag kayong mahiya. Gusto lang natin i-acknowledge yung presence nyo. Si Ma'am Lilian, Ma'am Lilian Carion, welcome po. Taga saan po kayo? I thank you po, Ma'am Lolita. Si Ma'am Lilian, taga saan po sila? Ah, taga Quezon City. Okay. First time po Ma'am Lilian umattend ng Forex Trading Webinar or first time po umattend sa TICMIL? So, yung iba po kasi nakaka-attend na sila ng iba pang webinar sa ibang company. And yung iba naman po is talagang ano, first time. Oh, first time po. Thank you po for attending the webinar. So, we hope po na matutunan. May matutunan po kayo tonight. And we will make sure po na ma-accommodate po namin yung mga questions ninyo. You're welcome po. Si Ma'am Sheila. Guys, if napapansin nyo, no, masyado kong ine-emphasize yung mga babae. I'm not being a racist, not being ano, gender respect ng gender, no. I'm just so happy kasi bihira po talaga ang nagte-trade ng babae. I mean, nag-forex trading na babae. Ayan. Mali, baka mamaya mamali ako ng sinasabi ko. Ayan, bibihira po. If you will just observe, guys, laging lalaki ang mas marami. So, kaya pag talagang meron po, kahit sa mga seminars ko, face-to-face, pag meron akong babae nakikita na attendees and then they're really interested about the topic, ako po ay talagang natutuwa. Ayan. So, invite pa po kayo. We're now 24, including me. 24. So I hope guys na marami pa tayo. We still have 3 minutes. Okay? So sa mga susunod na ano natin na webinars, I hope na magkaroon tayo siguro on June 2 kasi 1 hour lang tayo sa June 2. That's Friday. That's first Friday of the month. Guys, we encourage you to attend. Bakit? Yan po ang June 2 is the most awaited event, especially sa US market, no? Yes, tama. Nice one, Ma'am Gemma. Tama po siya. Alam niya po yung sinasabi niya. NFP, non-farm payroll. Isa pong event na inaabangan ng ating mga traders, newbies or seniors, no? Kasi malaki po ang galaw ng market wherein it can make you or break you. That's why we encourage you to attend and to observe. Ayan, manghihila tayo ng isa sa mga attendees natin sa GC na magpa-participate at gagawin kung ano yung instruction sa atin ng ating magiging speaker on that day. Alright? Ayan. So guys ha, again, participate po pag may questions ako, especially dun sa mga bago, no? Peter Ronaldo Bilbao. Ayan. Si Sir Peter, good evening po. Welcome sa TICMIL. Bago po ba tayo sa TICMIL webinar or matagal na tayo nag-forex trading at napa-attend lang po sa TICMIL? Ayan. Sir Peter. Ayan. Si Sir Paul Oliver. Ganun din. May mga bago kasing names, no? And natutuwa po ako. Si, isa na po to, God, si Sir or Ma'am God Pinza. Welcome po. Meron ba tayong foreigner ngayon? You're welcome, sir. You are from? Meron po tayong meron po tayong from France. Oh, welcome sir. Si Sir God is Las Piñas City and the other one, I'm not sure kung tama ba yung nabasa ko. Wait, I'll check. Paul Oliver, Olivier, is that Olivier or Oliver? Sorry, Olivier maybe. Si Sir Wilbert, ayan. From Lebanon. Welcome. Yes, Olivier, my goodness. We have foreigner attendees tonight.
Ayan. My first time. My first, oh yes, Sir Paul. Yeah. Welcome, Sir Paul. Ayan, guys. Welcome natin yung ating mga guest tonight. Okay, so bigla ako na nahimik. Hindi kasi I'm not expecting a foreigner attendees tonight. Oh yeah, I understand, sir. Thank you. Your father's name is my father's name. Yeah. Okay po. Sige po. Hindi kasi nababasa ng crowd no yung ating mga messages. But welcome for our TikMill webinar. Okay, so we are now 30. Okay. All right. So, good evening, Ma'am Brenda. Ayan. So, 7:05. Okay, so maybe we could start. And to those who's going to attend, just watch and listen. All right, we're going to start now. But before that, guys, we would like to ask for your permission. We always do prayers every time we start the webinar. We always ask for guidance. And we also respect your organization, your faith, your beliefs, no, and all your religion practice. So just allow us to pray before we start the webinar. So siguro we better what, speak Tagalog or Taglish for them to understand, no, from time to time. Okay, all right. So may I request everyone to put ourselves into prayer. Okay. Father God, we thank you for this wonderful night, and we thank you for all the attendees and participants of today's webinar. Lord, we pray that you guide us for today's session, and we acknowledge that knowledge and wisdom comes from you. So please guide us and direct us, Lord, for the right path in trading and learning this industry wherein we could help each Filipinos and each and everyone to learn how to trade forex trading and at the same time to manage the risk in doing the same business. We give you back all the praises and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So thank you guys for joining me in that prayer. So we better start na po siguro, no? So I'm going to start now. So let me share my screen. All right, guys, before I pull up my screen, I will let you know kung sino po ako, no? Ayan. So ako po si Sally. I'm Sally. I'm Rosalie. I'm the country manager for TikMill Philippines. And TikMill is from UK and Europe po na broker. And we've been in this business for 8 years now and been in the Philippines for 7 years. So we've been catering Philippine market for 7 years. That's why we are proud na hindi naman po wala po tayong so far complaints. And we are on 4.2 ranking when it comes to sa Trustpilot po yan. Okay? So wait lang po sa ating presentation. Ayan. Please bear with me. Okay. Guys, can you see the screen? Guys, I will just close my video, no, for you to see the presentation. Okay? At saka mas mabilis yung internet natin. All right? Okay, start na tayo. So pag sinabi natin business forum, ito po is just an exchange of thoughts when it comes to business. Okay, so we will start. When you heard entrepreneurship, guys, what can you think of? What's the first thing you can think of? Anyone? Pwede po kayo mag-chat. Ayan, mamimigay tayo ng points. Anyone? Tama po si Ma'am Gemma. Business, tama po. I really want to see something na it's business. Yes, that's correct. Investment is correct. I really want something na business undertaking is correct also. Opportunities, passive income, it's correct. I really want something more precise. Pag sinabing entrepreneurship, of course, it's a business. But of course, okay. Risk and management. Tama po, it's part of the business, risk and management. But the reason, exactly, I really like that. That's profit. Eureka got the correct answer. Profits, financial freedom. Yeah, actually, that's 5 points. EK, Sir Alvin, that's EK. Because we have always put
we join the business or we put up or set up a business in hoping and in expecting for profits or return of investment. Yun, that's the correct word. Yun po ang ibig sabihin ng entrepreneurship, guys, hindi lang basta business. We also hope and look forward to earning a profit. Ayan. So, yan po yung 5 points natin. So, thank you po, Sir EK or Ma'am EK for that answer. And that is correct. Opportunities and challenges for inclusive of growth. That's also an entrepreneurship. Or entering yourself into a business expecting to earn a profit. Okay? Simple pa lang po yung ating pinag-aaralan. So, again, guys, excuse lang po dun sa mga non-Filipino, no? But this is the real numbers that we got. It's from medical economy po ng ating mahal na Filipinas. Ayan. So, guys, number one, the reason why Filipinos are not financially free ba ang tinatawag natin dyan? Or talagang hindi tayo ganon kaliquid when it comes to money? Bakit? Number one, 74.7% of the Filipinos belongs to a lower class. Sad to say, sad but true. Actually, 328,000 pesos per year is a little bit higher pa nga. What's the amount po ba ng minimum natin ngayon? Minimum wage natin ngayon? I heard it's 500 plus or 600 plus, but still couldn't reach that 328,000 a year. So in this sense, sa tingin nyo ba guys, meron bang maiipon or meron bang maitatabi yung ating mga kababayan nating Pilipino? Because of this lower class, that's why napakalaki ng percentage. Number two, only 25% are financially literate. This is sad. This is very sad. That's why we are giving this kind of webinars, guys, to give you an insight and to share with you the knowledge and experiences and the skills na kailangan nating matutunan. It should not end dun sa school. It should start from the house or from the home. No, so especially the parents. Guys, the reason why also hindi na pa-practice is because the parents doesn't know how to. Because wala rin nagturo sa kanila. So it just comes through generation, simple as that. So dapat that's why we need to give this kind of webinar, at least free webinars, para po ma-impart yung knowledge natin doon sa mga anak and then sa magiging anak nila. Hindi na pa-practice yung sa school. Bakit? Kasi nga, hindi nga naituturo ng parents. So, nag-stop na sa school, hindi na na-practice sa sarili nilang buhay or on their everyday lives. No? Number three, 89% of Filipino youth rely so much on their parents. Oh, kasasabi ko lang, financial knowledge dapat simula sa parents. Kapag hindi sila naturuan, ano na mangyayari sa susunod nilang mga generation? So, that's the number. That's also one. Yes po, Sir Leonito. Welcome po. That's also one reason why Filipinos are what? Ano? Talagang medyo, ano po tayo? Talagang drained pagdating sa finances natin, no? Number four, less than 5% po of the family saves regularly. Sino may savings dito? Who has bank accounts? Ayan, talagang tatahasin ko ng who has bank accounts? Ayan, si Ma'am Gemma, talagang ang bilis niya. Alright. That's good to know, guys, that you have your bank account. That's one of the best practice. Even if it's small, as long as you save money. Guys, please save before spending. I have an account. That's good po. It's really good to know that you have your bank account with you, guys. I hope na hindi lang po kayo ang meron as parents. Make sure that your kids know how to save money. Kahit sa bank lang muna, sige po. Kahit nga po, piggy bank lang muna. Just for them to know what is the value of saving money. Okay? Then number five, 84% of Filipinos are not financially prepared for medical costs in case they are diagnosed with critical illnesses. Tama po, di ba? So, not prepared. Meaning, because they don't have save money. They don't save money during nung mga time na meron silang money. So, dahil nga doon, because they are, what? Expecting a help from their parents or from their relatives. Guys, it's also a culture. I mean, it's not a good, it's not a good culture ng Filipinos na medyo tayo close family ties kasi kung tawagin, ano. I'm not saying it's bad. It's just like too much. Then naman, everything that's too much is bad. Diba? It's not good. So we have to study or learn
how to be independent, not only physically, not only financially, but at least emotionally and mentally. So kailangan natin maging independent, guys. If you compared, iba naman din kasi ang settings ng US, no, or ng Western countries, but at least from 18 years old, they know how to be independent on their own na talaga, no? Hindi ko naman sinasabing paalisin niyo yung mga anak niyo at the age of 18. Hindi naman po sa ganun, no? Basta ang sa atin, please try to teach them how to be independent in so many ways. No, hindi lang yung financially, hindi lang mentally, but at least emotionally, para they will learn talaga. They will be a mature person, no, and responsible ones. Okay? Number six, 3%. Below 3% actually, insurance penetration rate. Ibig sabihin guys, actually itong insurance, marami na po nag-aalok actually ng insurance. Andiyan ang sangkatutak ng mga insurance company, pero bakit kakaunti ang kumukuha? Because they don't know anong benefit ng insurance. Alright? That's why yung mga agent ng mga insurance, ano ba, financial advisor, they call themselves, no? And it's very nice kasi natuturuan nila ng tamang pagbabudget, ng tamang pag-compute ng mga future expenses nila, yung mga tao. Actually, itong, meron na rin micro insurance, no? Yun po yung mga nasa Palawan Express, nasa Cebu, Cebuana, Lubilier, no? Nasa Western Union, yun po yung mga nasa pawn shop na nagbibigay ng micro insurance. Actually, mababa lang po yan, 30 pesos, 50 pesos, hanggang 100. But still, they know the value of having an insurance. Kahit pa accident insurance man lang yan. Alright? Then, less than 1% of the total population of the Philippines invest in the stock market. Who has stocks market dito? Or owns a stocks? Or trading in stocks? Or merong saliling stocks? Meron po ba? Anyone? Imagine, oh, si Ma'am Lillian have an stocks po. Oh, that's good to know, Sir Harold, that you trade in stocks. Congratulations po. Very, guys, that is the lowest or lowest percentage that meron tayo. Less than 1%. Kasi nga, guys, di ba, ang stock market, kapag sinabi natin stock market, sinasabi natin mahal yan. Pero hindi natin alam ano ba talaga yung stock market. We could have tackle it later siguro, pero very, very, ano lang, light lang kasi I'm not authorized. Besides, hindi po ako stock market, hindi po ako stock trader, no? So at least meron lang tayo nababasa, narinig at saka po dun sa mga friends natin who has experience in trading forex, in trading stocks. Okay? So actually before malalaman natin ang stocks talagang nasa ano yan, nasa stock exchange yan na talagang dinudumo po ng tao, tsaka syempre kailangan may pera ka talaga kasi malalaki po ang bayaran or bilihan dyan. Okay? And then number 8, we have only 3,600 peso per month na average SSS pension ng ating mga senior citizen. Guys, if you will calculate because of the inflation today, no, ano ang amount na 3,600? Lumabas ka nga lang sa labas yung 1,000 pesos mo, parang 100 pesos na lang eh. Halos wala nang value. Halos wala ka nang mabili with that 1,000 pesos. And what more if 3,600 sa pension. So, sabi nga yung pensions noon, if you will analyze guys, before ang ating education, o sige sakay ka ng barko, sakay ka mag-aral ka ng nursing kasi at this time maganda ang nursing, maganda ang sweldo. Pagdating ba ng graduation ng anak nyo, ano na kaya mangyayari? Okay pa rin bang sumakay ng barko? I'm not, belittling yung mga nag-abroad. I'm not belittling all those mga seamen or overseas OFW natin. No. I just want you guys to open up your minds. Ano ba ang tamang education? Ano ba ang tamang courses para sa mga anak nyo sa panahon ngayon? Diba? Everything na ginagawa, it's all on virtual, online. So ano sa tingin nyo ang pwedeng ipakuha or gawing course ng mga anak nyo? What do you think, guys? Sa doctor, sa pagdodoktor, sa medicine, 10 years yan. Sa tingin nyo ba, after 10 years, what is medicine? Ayan, sabi ni Sir Shem, nutrition and dietetics. Tama po yun kasi ang dami pong mahilig kumain.
Ayan, diabetic na, and actually nutrition is very good. Marami po nagiging health conscious ngayon. Marami din po mga sangkatutak na mga synthetic drugs and herbal and natural medicine. So that's one good suggestion, Sir Pastor Shem. Thank you so much. I appreciate po. So yun nga guys, I just want you to know, the reason why I also sharing this to you guys is because nakikipag-meeting po ako sa mga universities, no, offering our courses or programs for financial literacy and supply chain management, something like that, no? And the pag-uusapan namin yan. And these teachers and these educators are also thinking what would be the best course na pwedeng makuha ng bawat estudyante at sa panahon ngayon. Okay, so yan, one thing na gusto kong iwan sa inyo. Ano ba ang iniisip niyong course para sa anak ninyo? Okay, 8 out of 10 OFWs have no savings. Ito na, sinasabi ko na. The only thing lang naman na magkakaroon ng savings ang isang OFW pag wala po siyang family sa Philippines. Am I correct? Meaning walang family, walang asawa, walang anak, eh paano may parents sila, papadalan sila. So do you think magkakaroon sila ng ipon? And they are spending money dun sa lugar nila which has the same value. So, paano makakaipon? Eh, ganun din naman ang gastos nila. In fact, mas mataas pa nga ang cost of living sa kanila most of the time. So, paano magkakaroon ng savings? So, talagang wala po. Very, very minimal and very, very small numbers po ang may mga savings. And sad truth po yan and nangyayari po yan. You can also check that or see that online sa social media na there are also in pain when it comes to money kasi they couldn't even save money for their own. Yung talagang sinasabi nila pagdating sa Philippines, talagang wala. Okay? So, ito yung isa sa mga business na pwede natin pag-usapan. That's why tinuturo natin. Ano? And number 10, guys, ito, napaka-sad po na itong kwento na to. It's because 90 billion amount, guys, on what? Ang scam money in the Philippines in the last 10 years. 90 billion. Bakit kaya? Sa tingin nyo, bakit kaya nagkakaroon ng gantong kalaking amount for scam? Anyone who would like to answer? Nagkakaroon ng ganito kalaking amount? Andiyan pa ba kayo? Are you still there? Yan, tama po si Sir Pantalinia. Wanted to have easy money, get rich scheme. Tama po yan, get rich quick scheme. Ayan. Precisely, tama po. Lack of knowledge, very good. Financial literacy, gullible. Tama po, Sir Charles. Tama po yan, gullible din. Kasi guys, they were not informed or tama po, financially illiterate po talaga. Yun yung reason. Actually guys, forex trading is not bad, okay? Forex trading is not a scam. I just want to repeat that all the time, okay? I will not say na forex trading is a scam. Of course, it is not a scam. It's just the people who uses forex trading to scam other people. That's why we are training you or giving you information about what forex trading is. Guys, napakabilis kasi kumita ng forex trading. Yan lang masasabi ko sa inyo. And the reason kung bakit po nai-scam yung mga tao, once they see money, people start getting greedy. Aray. But that's true. Totoo po yan. Yes, lack of knowledge. Actually, maaga pa para sabihin ito, no? Pero one reason why Filipinos, or not Filipinos actually, what 90% of people failed in forex trading is because of what? Number one, greediness. Number one, greediness. Number two, emotions or emotional, being too emotional. Number three, what? Lack of knowledge. No? That's one number three. That's number three, why people failed or 90% people failed in forex trading. And number four, what? Lack of capital. They only have a small capital and they are trading much dun sa capital nila. That's why nasusunog yung account. So we have to balance that. We are going to teach you how to do it. And we are going to share you our experience para po hindi po kayo may scam, para hindi po tayo, para mabalance natin yung emotions natin. Guys, sa lahat po ng pwede namin ituro, yung emotions lang ang hindi namin kayang i-impart sa inyo or ituro sa inyo. Okay?
Alright, so hindi po nagsisermon si Ma'am Sally, ha? Nagdi-discuss lang po tayo. Alright, so guys, yun po yung reason kung bakit ang Filipinos are what? Not into financial ano freedom ba? Ayokong sabihin yung financial freedom, parang networking tayo eh. Pero at least know how to manage their finances. Ayan. So how to find the right extra income? Income source for you at this time when people are losing jobs. So, ito po yung sinasabi natin. Of course, mga financial components and skills such as budgeting, investing, borrowing, taxation, and personal financial management. Ito po yung tinuturo natin sa inyo. Okay? So far, walang tanong. Naiintindihan po ba natin? Nakukuha po natin so far? Andyan pa po ba kayo? Ayan, bibilisan lang po natin ano, para 1.5 hours would do para po makakapag-dinner pa kayo. Ayan. Scared of risk and very doubtful. Correct po. Minsan po sabi nga, too much analysis what? Brings paralysis. Ayan. Totoo po yan. I agree. Kasi minsan sa sobrang, actually guys, risk taker kasi ako, no? If you only knew how much money I risked just to learn forex trading, you won't believe, but yes, I did. But the question here is, wala pong makakatalo dun sa risk na binigay ko. That's why I'm here in front of you guys teaching the same thing. Why? Because I found what the best income source from all time, for all time. Talagang yun ang sinabi ko. Because just to give you a background, I was a vice president for operations sa isang international financing firm. But I quit my job to focus and stay in this kind of business. Okay? So yun. Alright, so move forward po tayo. Okay, so the issues guys, ito, alam na natin to, no? Kaya lang i-remind ko po ulit sa inyo, the reason why we have this kind of life sa Philippines because of unemployment. Ang unemployment rate last time, pinaka-lowest na unemployment rate natin since 2020, 17.7%. Or the highest record, sorry, hindi pa lowest. Yan po ang pinakamataas na unemployment rate. That was last 2020. So ngayon, yung lahat po nung nangyari nung pandemic, syempre naipon. Ngayon, nag-open up na po yung mga boundaries natin, nag-open up na po yung mga companies. But again, hindi natin alam kung hanggang kailan tatagal. Actually, game changer na tinatawag yung pandemic. Everything has changed. Lahat po ng businesses, lahat ng education setups, lahat po ng business, education, and lifestyle has changed because of this pandemic. So we have to at least try to cope up dun sa nangyayari sa environment natin. Inflation na lang, di ba? Ayoko pang banggitin kasi dito pa sa kabilang side yun eh. But the interest rate has lowered, no? Nung 0.25%, meron pa ba tayo nakukuhang interest sa banko? Kung nakadeposit ang account ninyo, ayong pera ninyo sa banko, how much is the interest rate sa isang bank, sa isang kilalang bank? If you only knew. If someone kasi sabi nila less than 2% daw eh. Less than 2% daw guys. Ang per annum ha, per annum. Remember, per annum. Hindi po yan per month. O, 1% na nga lang daw. Kita mo na. Imagine na 1% per annum, per year. Ano na nangyari sa pera mo? But it's the bank trading your money. And what? You're earning nothing. No, yes. Just to be honest, just to give you an idea, banks are trading your money, no? And they're the one earning the profits, not you guys. Okay, so that's why one also reason why these people doesn't, or the bank people or banks doesn't want us to trade our own money. Aside from this is a high risk business, no? But again, still, they want you guys, my bank gives only 2.5%. Sister Harold, ayan, yung account niya is 1% daw. Okay, iba-iba ng rate po tayo, no? Depende sa bank. Wala naman akong pinopromote the bank.
have changed. Workplace arrangements changed. Employee deployment has changed. And precisely, tama po. Commerce has changed. Almost everything has gone hybrid. Yes po. Tama po, Ma'am Brenda. And thank you for that. So again, sa inflation, binanggit ko na kanina, halos wala nang value yung money natin. Do you think this 1,000 peso or the how was it, the minimum wage can supply one family or just one sa ano lang, isang anak lang, no, one kid or one child lang, then the mother and the father, do you think they could sustain with this kind of ano salary that we have right now? I doubt it. I don't think so. Nagre-rent ka ng bahay, kuryente mo, tubig mo, and internet mo, which is very which is priority na ngayon, kasama na yan sa necessity, no? Kasama na sa basic need ang internet. Maniwala ako sa inyo, hindi nyo kaya na walang internet. I mean, nakaya nyo nang walang internet. I doubt it, guys. I really doubt it. Lahat umiikot sa internet ngayon. And yun na yung trend. We cannot stop it. That's it. Yun na po yun. And we really have to accept the reality and what is really happening. But again, kailangan nating maging prepared. Financially, emotionally, and mentally. No? Kailangan natin maging prepared. All right, so that's why we give you guys financial literacy program. We give you webinars for free para po ma-invite niyo yung mga friends, relatives niyo, even mga anak niyo, guys. Actually, we just had our traders fair last May 20th sa Shangri-La Hotel po yan, and we are proud na nakapag-participate po kami, no? And the good thing about it, guys, is at least nakita nyo, actually sinama ko yung anak ko, not because sinama ko sa traders fair, sinama ko siya is because kumuha po siya ng permit sa UCAT exam niya. So my point there is my son who is now 17 years old was trading na po. Has been trading since he was 12 years old. Okay, so hindi ko po sinasabi to just to be boastful of him, but at least I am proud kasi po naturuan ko or na-impart ko sa aking mga kids yung ginagawa ko without me knowing it. Masyado lang po mga Marites yung mga anak ko that time. Hindi pa uso yung Marites noon, no? But still, pinapanood lang nila ako, no? Na may ginagawa ako ng madaling araw, nakikita nila, and then naging interested po sila. Okay? So again, guys, it's not only for you na may edad na. Pinakabata pong naturuan ko sa forex trading, yun nga, yung aking anak na 12 years old. Ang pinakamatanda po na naturuan ko mag-forex is 70 years old. So now, I'm talking to you. If you are still in that age bracket, yes, you can do trading. We are here to assist and guide you. Okay? So, yun nga, sinabi ko, during pandemic, ito yung game changer natin. Siya ang nagsimula ng lahat kung bakit po nagkaroon ng maraming pagbabago sa buhay ng bawat isa. Hindi po lang sa Philippines but all over the world. Global po yan. Alright? So, I just want to give you an idea, no? Ito po is napakalam kong alam na natin pero might be a reminder for you and me. Okay? So, what is savings account? Describe lang natin. Ito po is very basic, no? This is my own words po. This is a pile of money that you put aside for a rainy day. It is usually does not generate a lot of profit. In other words, savings is like a very passive form of investment. Very passive. So, wala naman kayo masyadong tutubuin kahit nga lang nasa tabi nyo yan, nakasang alkansya nyo yan, it's still savings pa rin, ang tawag natin doon. So, of course, this has a very low degree of risk except for force majeure. Alam naman natin, force majeure, yan yung mga calamities, mga unexpected na nangyayari, no? So, and of course, pertaining to security, savings is more secure and safe kasi nga, itatabi mo lang siya or nasa bangko lang siya. Yung tipong alam mo na pagdating ng araw, meron kang makukuha or meron kang mabubunot pagdating sa mga emergencies mo or mga nagkasakit ka. No, then of course it does not need proactive management. That's why it's savings goals. That's why it's called savings. Then second is investment. Ano ba yung investment? Of course, it's just the opposite of savings. No, it is where you deploy your funds actively for a higher rate or profits. Then of course it carry a higher degree of risk, needs proactive management. No. Yun yung opposite lang talaga siya ng savings. And of course, meron din tayong sinasabi na ang investment wherein you can get much profit, no?
compared to savings. Kaya ako po to ipinalabas or ang aking isa sa mga motivational na speaker natin, no. Sabi nga ni Sir Warren Buffett, never depend on single income, make investment to create a second source. On spending, sabi nga, if you buy things you don't need, soon you will have to sell things you need. Remember, ito yun guys, oh, I'm speaking to you all women, ladies and gentlemen. Yung mga binibili natin, akala natin, kailangan natin. Ako, tinapatamaan ko yung sarili ko. Ilang bags ba ang meron tayo sa cabinet? Ilang shoes ba ang meron tayo sa ating shoe rack? Nasusuot ba natin yan ng sabay-sabay? Nagagamit ba natin yan ng sabay-sabay? Natural, hindi po. Pero one time, because of unwise spending na ginawa natin, yung mga kailangan natin na ginagamit for our business or sa school, yun pa yung naibibenta natin. Like what? Cellphone, laptop. Kasi yun yung mga may value. But because we didn't manage our funds or our finances very well, yun po yung nangyayari. So sabi nga, on savings, do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Ito po yung sinabi ko na kanina. And of course, in taking risks, never test the depth of river with both feet. One at a time lang, guys. Hindi naman natin sinasabing talon ka kaagad. You have to study. You have to analyze things. Okay? Then on investment, do not put all eggs in one basket. And of course, the expectations, honesty is very expensive gift. Do not expect it from cheap people. O ayan, yung mga taong mahilig mahilig mambudol dyan. So please stay away po. Ano? Pero stay away na muna kay Lazada saka kay Shopee. Number one yan, promise. Kanina lang nag-check out yata ako. Ayan, so again, ito another topic, no? Business trends. Ano bang meron ngayon? Ano ba yung trend ngayon? Sige nga, sino nga dyan ang... Ano bang trend ngayon, guys? Ano ba yung una? Kasi possible yung i-discuss ko, ano na eh, medyo late na eh. Ano ba ang pinakauna? Uninstall mo na mag-shop si Pastor. Oo nga, pwede ko naman i-uninstall yun. Pero sa kabilang phone, meron ulit. Guys, ano ang pinaka-top sa tingin nyo? Na business trend ngayon. Sige nga, let me know. Yes, online selling, mga ilang taon na yan eh, no? Ano ba? Freelance, yes po. Guys, totoo ba? Yung pagbablog at saka yan nga, yung mga TikTok na ganyan, yun na yata ang highest paid ngayon eh, yung nagla-live. Tama ba ako? Di ba nagpaparamihan ng live? Yan nga yung vlogger nga. Yan nga yung number one parang feeling ko ngayon kasi paramihan ng likes, ang dami nagpapadala ng mga OFW tapos pinapadala sa Philippines kasi nga nagla-like lang sila, nagba-vlog lang sila, pero guys, ang dami ng nakukuha nila or talagang millions ang kinikita nila. I don't know, minsan natetempt ako pero parang feeling ko hindi ko kaya, anong gagawin ko? So it's everything is done, has been changed na talaga. Online na po talaga lahat. As in, deliveries andyan, dropshipping nandyan, talagang online lahat. Kaya nga sabi ngayon, pag meron kang analog na phone, good luck. Nasa ilang taon ka na, behind ka na. Okay? So continue natin guys ha. Ayan nga yung sinabi ko kanina. Ayan, influencer, so it does not lift the economy as a whole. Tama po, ilan lang po yung influencer. Sendan nyo nga ako kung may kilala kayo. Ayan, online selling, number one. Tama po yung kanina. Sino yung sumagot ng online selling? Number one, bigyan natin ng 5 yun. 531 points. Habunin lang natin yun. Sino ba yun? Teka ha, balikan ko ha. Number one, si online selling. Number one, si Melesio Jesus ba yun? Melesio, 5 points. Merl is 3 points. And sino pa siya? Sino pa yung sumagot ng online selling? Basta number 1 point yun. Si Arbina. Na 1 point po. Ayan. Then vlogging, sunod na siya. Delivery or dropshipping. Cleaning services, guys, meron pa rin ha. Tutoring, affiliate marketing, and last, of course, forex trading. Hindi lang to nasasabi or parate, pero hindi nyo napapansin, guys, yung mga Bitcoin dyan, yung mga cryptocurrency, stock trading, yan na po yun. Forex trading, hindi lang masyadong nami-mention. Pero it almost has the same settings, no? Ituturo natin yan ngayon na.
Okay. But again, tapusin muna natin to. Build your business around what you know. Huwag muna kayong gagamit ng mga marketing niyan. So, bagay free naman yung free naman yung online marketing ngayon. So, kung ano yung business niyo na alam niyo, please do it. Huwag kayong magbi-business sa isang bagay na hindi niyo alam. Sabi nila, grab the opportunity and then learn and start learning it. Yes, I agree. But still, you have to know your business. Tell everyone you know what you are doing. Ayan na, yung mga Marites at saka Tolits dyan. Sabi nga nila, Marites is Mars anong latest. Yung mga lalaki, Tolits, Tol anong latest. O ayan, may natutunan ba tayo? Avoid unnecessary expenses. Don't get buried with credit card debt. Make sure your receivables policy won't sink you. Dun sa mga nagbebenta ng products dyan, guys, huwag nyo yung pamimigay yung products nyo or ipapautang. Okay? Then build up sweat equity. Kayo lang muna. Don't hire employees. Okay? Take advantage of free advertising and marketing. Ayan na. Yung sang katutak ang apps, sang katutak ang mga social media sites, no? Social, ano man tawag doon? Social media nga. Social media na mga application. So, capitalize on it. Get ready to hustle. Okay? Eto na. Forex trading guide na tayo. What is forex trading and how does it work? So guys, malinaw ba tayo? O diba 200,000 minimum monthly daw? Ayan. Ano nga yun guys? Ready na ba tayo? I mean, naintindihan po ba natin yung topic natin? Nag-discuss lang tayo ng business forum ha? So mga 30 minutes lang din tong forex trading natin. So I will shift to a different presentation. Iko-close ko lang siya. So, okay pa tayo? Okay pa po ba tayo? Naiintindihan? Okay. So, let me pull up another screen here. Nasaan siya? Ayun. Ayan, nakikita na po yung screen natin. Ayan, thank you Sir Alvin. Nakikita po yung ating screen. Ayan, sige po. Straight na tayo ha. Para makapaghapunan na po kayo. I'm sorry po dun sa mga hindi pa naghahapunan. Hindi kayo nag-iisa. Ayan. Wait lang. Ayan, forex trading na tayo. Basics. Ayan. Alright. Forex trading basics, guys. Ang i-discuss na natin ngayon. Ano? So, nag-mindsetting lang tayo kanina. Alright. So, anong pag-aaralan natin ngayon? What is forex market? Size, liquidity, and competitive price. Forex market structure. Types of forex broker. Forex market features. Volatility. Earn in bullish and bearish market. Trade 24/5 anytime, anywhere. Leverage, or what is leverage? Forex trading is an open book, guys. Okay? Pag sinabing open book, mamaya sabay, pag-aralan natin yan. And for basic forex trading guide, ito na. Magsisimula na po tayo. Guys, sabihin nyo sa akin pagka medyo mabilis o hindi po natin naintindihan. I can go back naman dun sa topic, alright? Okay. So, pag sinabi natin forex market, guys, what does it mean? Pag sinabi natin forex market, ano po ba ang nasa isip natin? Anyone? Nagtatanong po ako para at least alam ko kung andyan pa kayo or naririnig niyo ako, ha? Ayan, tama po. Currency trading. Tama po. Foreign exchange currencies. Tama po. Yung thought na currencies. Tama po. Exchange of currencies. Tama po. Trading in currencies. Tama po si Sir Milesio. Currencies, trading, Ma'am Gemma. Foreign exchange currencies actually. Yes. Foreign exchange currencies, tama po. Trading in currencies, exchange of currencies, tama naman. Si Sir Milesio, 5 points po yan. Pag sinabi kasing forex trading, it's currencies. Ano? Exchange of currencies, tama po yung mga sagot nila. Si Ma'am Gemma, tama rin po. So, 5-3-1 lang parati tayo. And number, si Sir, Ma'am Beaver or Sir Beaver, Adrian ba to, is 1 point. Ayan. Alright, pag sinabing forex market, guys, is exchange of currencies from currency to another. Okay? Ano ba yung forex market na sinasabi? Pag sinabi kasing forex market, guys, it is the market where buying and selling of currencies takes place. Simultaneous ito, guys, ha?
Simultaneous po ang ibig sabihin nito. Ano ba yung mga market na meron tayo? Stock market, di ba? Real estate is also as real estate market. So, ano ba ang sinasabing forex market? Remember guys, kapag meron tayong tinatawag na two-way market pagdating sa currencies, paano natin sinasabi yun or paano nangyayari yun? Pag sinabing two-way market, yung pera mo, let's say bumili ako, meron akong hawak na, na peso, and I will go to US, I will buy dollar. Of course, no? I will buy US dollar. Pag bili ko ng dollar, ang ginamit ko peso, which is money. Pag bumili ako ng USD, which is also money, nakuha ko pera. So, ibig sabihin, two-way, meaning pera sa pera. Pag kasi ang stock market is only one-way, bakit? Kasi ang hawak ko money and I will buy stocks, it's not liquid. It's stocks. So, one way lang po siya. Unlike yung currencies, pwede mo kagad ibili, pwede mo kagad ibenta ng mabilisan. Kasi nga, pera. Okay? That's why we call it two-way market. So, pag sinasabing, also kumikita rin kapag tumataas or bumababa yung presyo, di ba? For example, nasa money changer. Bakit kaya, guys, meron ba kayong idea? Bakit iba-iba yung price ng bawat money changer sa BDO, iba sa Western Union, iba sa Cebuana, iba? Anyone? Meron kayong idea bakit iba-iba yung presyo ng currencies or ng exchange rate? Sige nga, bibigyan ko ng 10 points. Correct, supply and demand, tama naman po. Tama si Ma'am Lolita, but I'm still looking for the correct word. Market is constantly moving. 10 points to ha, kasi medyo malalim yung sagot. Sige, tingnan natin. May makakasagot dyan. Sige nga, bakit naiiba yung presyo? Meron? Meron? Wala na? Wala nang sasagot? Si Sir Rosalito brace her hand. Spread? Economy? Well, lahat ng sagot nyo is tama, no? But sige, medyo humahaba yung sagot natin. Pero because of what? Tama rin po si Sir Gideon. Because of what? Naalala nyo yung sa mga nagtitrade na dyan, yung liquidity pool? Liquidity providers natin? Sino sila? Di ba sila po yung mga may hawak ng currency? Sila po ang nagde-declare ng buying, ng prevailing price, ng buying and selling ng currencies. Liquidity pool or liquidity provider po. Sila po yung nagpo-provide na nag-reason kung bakit nagpapalit yung presyo at sila lang po ang may hawak ng prevailing price. So, tama po, may broker po na LP, meron din po ang mga bangko na LP. Okay? So, market institutions, yes po, sila nga po yun. Liquidity provider lang po yung hinanap natin na tamang word, no? Pero okay lang po yun. Sige, sagot tayo later. So, but then again, tama po yung mga sagot ninyo. Mga brokers po, meron pong LP na broker, meron pong banko na broker. And of course, syempre, lahat ng price na yan ay nagbabago because of the prevailing amount or rate na ibinibigay nila. Okay? So, again, lahat po ng sagot nyo is tama. Okay, so again, balik tayo dun sa topic natin, no? So, kung bakit nababago yon is because of the liquidity provider na sila ang may hawak ng prevailing price or current price ng bawat currencies. Okay, so again, yun po yung reason kung bakit nagkakaroon ng iba-ibang presyo. So, umangat man or tumaas, depende kung ano po yung ating execution sa pagtitrade natin, kikita naman po yung ating account. Okay? So, paano ba magkakaroon po ba ng sariling or actual na exchange of money? Meron bang ganun? Meron. Pupunta ka nga lang sa bangko. Diba? Pupunta ka sa bangko para magpapalit ng pera mo. Pero paano pag during ano na, tapos na yung banking hours, ano na gagawin mo? We have this so-called what? Ano? Online na forex na trading and we are using application called MT4. So yun, pag-aaralan natin po yan on Wednesday, no? So meron po tayong ginagamit na ganyan. Eh paano po Ma'am Sally yung gold? Paano yung silver? Paano yung mga commodities? Nagpapalitan po ba yung mga ganyan? Hindi po. I mean, meron po tayong contract for difference, yung tinatawag natin na
FBs. Kasi paano ko nga naman bibili ng gold? Paano ko nga ipapadala po ba yan sa inyo? Papalitan nyo ng pera? Hindi po. No. May mga contracts po yan. So papers lang po yan. Pero of course may value. Okay? Malinaw po ba tayo doon? Naintindihan po ba? Hindi po tayo magpapalitan ng asukal dito, no? Tsaka ng oil, no? Ng crude. Hindi po ganun, ha? Lagi po may CFDs yan. Ayan. So, malinaw naman po sabi ni Sir Johan. Okay. So, guys, kung makikita nyo, guys, itong ano, nakikita nyo itong mga ito. Ayan. We call it exchanges. Diba? Naalala nyo sa stocks? Diba? Stocks exchange, Philippine Stock Exchange. Sa Forex market, meron din ganyan. May Australian Exchange, Japan or Tokyo Exchange, London Exchange, and New York Exchange. Guys, sa tingin, sa market kasi guys, sa stock market, ang kanilang daily trading volume is 26 billion. Isn't that big amount already? Diba? Sobrang laki na ng 26 billion. Di mo nga kayang bilangan niya na isang araw eh. Pero guys, would you believe, especially those who are new, no, to this kind of business, would you believe na sa forex trading, umabot yan ng 6.4 trillion ang daily trading volume niya as of April 2020. Ano ba yung April 2020? Di ba pandemic yan? Guys, nung mag-crash ang market because of pandemic, stock market went down as in super duper lower yung down niya. Talagang sobrang floor yung ano niya, floor yung price niya. And lahat halos guys na nasa stock market naglipatan sa forex market and cryptocurrency market or crypto trading. So, ibig sabihin guys, lumaki at kumita, na maraming kumita, marami ding nalugi during pandemic. But definitely, yung mga nasa stock market, good luck talaga. As in, luhaan po talaga sila. Pero again, yung iba, dahil bago lang sa forex market guys, maraming nanalo, maraming natuto, maraming kumita. Pero guys, dun sa mga na-hype lang, dahil sa mga napanood nila without proper guidance and proper mentoring, wala po, natalo din po sila. That's why napaka-importante nang pipiliin ninyo na magtuturo sa inyo, hindi yung tuturuan kayo for their own benefit. Tuturuan kayo kasi gusto nilang matuto kayo at magkaroon kayo ng sarili nyong income on your own. Okay? So, guys, ang pinakamalaking market kasi is forex. Sa tingin nyo ba sa stock market mangyayari ito? Di ba hindi? Kasi ang stock market guys, meron niyang kanya-kanyang volume. Depende sa volume na requirement nila. Hindi ganun kabilis magbenta ng stocks, honestly. Kasi yung stock mo, halimbawa, mura nga lang yan, 5 piso. Pero ang required volume naman nila, malaki. So hindi mo rin kakayanin bumili. No? And even sa real estate, meron bang real estate agent dito na umattend? Sige nga, sabihin mo sa akin, madali bang magbenta ng bahay at lupa? Madali bang magbenta ng property? Diba, maghahanap ka ng listings kung ikaw yung buyer, maghahanap ka ng listings, maghahanap ka ng legit na broker, maghahanap ka ng amount or price na para sa iyo na budget mo, ganon. Even kung agent ka, kailangan real estate broker ka, license ka, 'di ba? Kailangan yung hahanapin mo talagang may pera, no? Hindi ganoon kabilis magbenta ng stocks at hindi rin ganoon kabilis magbenta ng property. Kaya actually, if you will learn how to do forex market or forex trading, dito po tayo pinakamabilis. Kasi every time, ayan, tama po si sabi ni Sir John. John, sobrang hirap mag-agent. Tama po yan. Parang may hugot yun, Sir John. Parang mahirap po talaga. Ako, I haven't tried, no? Pero may mga friends kasi ako talagang once in a blue moon yan, guys. Hindi ko kayo dinidiscourage. Ang sa akin lang, ini-encourage ko kayo to mag-diversify. Meron pa kayong ibang other source ng income. Yun nga sabi, don't put all your eggs in one basket. Diba? Sabi nga ni Warren Buffett, ano, kung ano ang dapat nating gawin. So, yun yung sinasabi ko dito. So, sige po, move forward po tayo, no? Ayan ha, remember that those exchanges, lagi nyo po yan mararamdaman pag nagtitrade kayo at dapat alamin nyo pag nagtitrade kayo sa forex trading. Itong apat na ito, maiintindihan nyo yan as we go along, okay? Alright, so paano ba ang forex market structure? Pag sinabing forex market structure guys, ito yung hierarchy niya. Ang government and central banks nagtitrade yan not because na-hype sila, tsaka yung mga major banks nagtitrade sila because of what? Economy. Kailangan nilang balansahin yung economy ng isang bansa.
So sila po ang pinakamalalaking banks na yun ang ginagawang reason kung bakit sila nagtitrade. Again, nagtitrade sila not because na-hype sila, it's because they have to balance the economy. Kailangan nila mag-sell or mag-buy ng currency nila or ng ibang currency para po magbalanse yung economy ng isang bansa. So yan po yung hierarchy. Unahin natin ang major banks. Sige nga, mag-guhit tayo. Okay, ito at saka po ito, sila po ang major players ng forex trading. Nagtitrade sila to balance the economy. Eh ano po ang ginagamit nila? Gumagamit po sila ng EBS. Ano po yung EBS? Electronic Brokering Services or routers or Dealing 3000 or Spot Matching Machine. Ginagamit po nila yan sa pagtitrade nila. Okay? Sila po ang pinakamatataas or high rollers na mga traders. Alright? Then, paano po yung ibang mga banks? Yung mga medium-sized banks, ano yung mga Citibank, mga Deutsche Bank, ayan, JP Morgan's, ayan. Yan po yung mga small banks or mga medium-sized banks. Hindi pa rin nila kayang pantayan ito. And itong mga banks na to, sumasabay lang din po yan sa trades ng major banks at saka ng mga government banks. Okay? Eh, nasaan tayo? Yung mga maliliit na ating mga traders or mga retail traders, ito po tayo. Ayan. Yan po yung pinakamaliit po or tayo po ang pinakamababa. Actually, noon, ang noong 1998, wala pong retail traders. Ano yun? Ibig sabihin, individual or small rollers po na mga nagtitrade. Pero nagsimula po noong economic crash ng 1998, naisipan po na magkaroon ng retail traders through what? These brokers. Ayan. Anong gagamitin natin? Mga brokers or mga middleman. Eh, baka po tumaas ulit o maka pumadaya tayo because may middleman. No. Sila po, ang ginagamit lang po talaga dapat nila ay provide us a system. Ano yung system? Pag-aaralan po natin yan. Okay? So, ito po yung reason or mediator or medium para tayo makapag-trade. Kung wala itong mga to, yung retail ECNs, yung retail market makers or yung mga brokers na yan, hindi po tayo makakapag-trade. Nakuha po natin yung hierarchy, yung pinaka-flow ng pagtitrade. Kung bakit po? Again, ito po mga government central banks, sila po ang major traders talaga. Okay? Then, sumasabay yung mga malalaking banko. Andyan na yung mga local banks. Malay mo, andyan ang BDO. Ayan talaga minention, no? Actually, ano lang ha, guys? Trivia. When I was in Cebu, nagpo-forex na ako noon eh. Magwi-withdraw po ako. Hindi ako maka-withdraw 3 days na. Sabi nila, offline. Eh, may kilala po ako sa loob mismo ng BDO, no? Isa sa mga top doon sa top sa BDO. Sinabi po nila nakasalang pa sa trading ang account. Hindi nila ma-pull out kasi malaki ang negative. Okay, wag mo na tanongin kung sino nagsabi sa akin, ha? Pero yun po ay totoo. That was way back 2013. Ang tagal na. Tagal ko na napunta ng Cebu. 2013 po yan. And they are really trading our money, guys. Okay? So, at least alam natin kung paano. Hindi po kasi ito actually, tanongin mo ang branch manager. Hindi niya alam agad kung ano yung forex trading, kung nag-trade ba sila ng forex. Kasi meron pong department para sa kanila. Para dito. Okay? Ayan. So, naintindihan po natin. Hindi po natin patatagalin itong hierarchy na ito kasi madali lang naman po. Okay? Malinaw po tayo. So, move forward na po tayo, no? Okay. Ayan. Guys, ano ba yung forex market structure? Ito talaga yung tunay na paggalaw ng forex. Okay? Ito po yung tunay na paggalaw ng forex. Ano ba yung ginagawa? Ito yung normal lang, guys, ha? Ito dapat yung tunay na galaw ng forex. Halimbawa, nag-trade ang isang trader, nagbigay siya ng order. Ginamit ko na yung Tickmill, ha, kasi kami Tickmill naman yung broker natin. So gumamit siya ng broker, automatic dinaanan lang niya yung broker. Dapat dadaan na sa EBS. Ano yung EBS? Electronic Brokering System or sa routers natin. Tapos ipapasa na ng EBS sa bawat LP. Ito siya o liquidity providers. Bawat possible po na ito ay broker, financial institution, or hedge funds, or banko, no? Or another big broker. So, ganyan lang po dapat ang takbo, ibabalik nila, pabalik, yun dapat ang flow. Then, magte-trade po sila, pabalik dito sa trader. Dapat ganyan po ang ganyan lang po ang dapat na structure. But,
Of course, meron po tayong kanya-kanya or types of brokers. Ano ba yung type of brokers na meron tayo? Number one, dealing desk or market maker. Ano yung market maker? These brokers refers to a market maker. Dealing desk brokers or market makers usually provide fixed spread. Pag sinabing fixed spread, guys, hindi nagbabago yung difference between buying and selling. Ibig sabihin, iisa yung presyo. Meron bang ganun? Kaya nga po meron tayong LP or liquidity provider. It's always depends on supply and demand ng bawat currencies. So, kitang-kita mo na na merong ano, manipulation kapag dealing desk or market maker. Okay? Yeah, I will let you know or teach you how to spot the market maker na mga brokers later. Okay? Then, meron pa tayong NDD or non-dealing desk or no-dealing desk, tsaka yung ECN at STP, NDD rin po yun or non-dealing desk brokers. This allow forex traders to have direct access into the interbank market. A genuine NDD broker does not require the recoding of prices. Ito po, nagre-recode kasi ang dealing desk or market maker. Sino po, kung ano yung price, talagang yun ang ibinibigay nila. Okay, so ano ang illustration? Ganito po yun. Halimbawa po, ang trader 1 or trader 2, nag-trade ng Euro-USD. Losing trade. Bakit ginawa natin losing trade? Simple lang, kasi bago pa yung trader. Siyempre, pag bago yung trader, baabangan niya ng market maker or ng broker. Ah, bago pa lang tong trader na to. Sigurado matatalo. So, ang gagawin ng trader, ang gagawin ng market maker na broker, tatapatan niya ngayon ng trade yan, which is the opposite. Hindi niya yan tinitrade ng opposite dahil alam niyang matatalo ka, pero alam nila na possible na matalo ka. Alam mo yun? Kasi syempre, unang-una, maliit na yung account mo. And then second is, bago ka pa lang. So automatic, pagka nanalo sila, of course, nasa kanila yung profit. So ano yung mga reasons kung bakit ka mapupunta? Meron kasi ito tinatawag na book B ang mga market makers, guys. Yung book B, andyan yung mga newly traders na mabababa ang capital, yung tipong nasa 100 pababa ang capital. Basta medyo mababa yung capital, guys. Okay? Diyan nila nilalagay yung book B. Pero ang dating yan, so sila yung mananalo, sila yung kumita. Alright? So natalo yung trader. So, meron naman sila isang gantong actions. Halimbawa, nag-trade yung trader, nag-buy sa lang Euro-USD, winning trade yan. Ang gagawin nila, dahil alam nila na malaki yung account mo or lagi kang nanalo, nakikita nila yung accounts, yung executions mo, dahil mananalo ka, ang gagawin nila, ipapasa nila yan sa liquidity provider. So, si LP ngayon ang magtitake ng losses papunta sa'yo. Sila ang magbabayad sa'yo, yung LP. Dito, hinarang nila kasi alam nila na matatalo ka lang. Naintindihan po natin. Ang bad naman nila, no? No, guys. Actually, legit po yan. Bakit nagkakaroon ng market makers? Because to balance. Ganun din naman yun, di ba? To balance the ecosystem, sabi nga nila. So, yun. Malalaki ang mga market makers. Ituturo ko sa inyo later mamaya. Characteristics or tama, ng mga market maker, no? Sige, sabihin ko na nga para hindi na tayo mabalik mamaya. Ang market maker, guys, madali pong malaman paano. Nagbibigay, malaki po ang budget nila for marketing. Anong ibig sabihin? Nagpapa-trade po sila or meron po silang mga free deposit bonus, too good to be true deposit bonus, 50% deposit bonus, or 100% deposit bonus ang ibinibigay. Or zero deposit bonus. Pwede ba yon? Wala kang dineposit pero may bonus ka. Paano nangyari yon? Or, nagbibigay sila ng pinakamababang entry. Ibig sabihin, deposit ka ng $1, makakapag-trade ka na. Guys, sa spread pa lang, doon sa mga marunong mag-trade, sa spread pa lang yung $1 mo, ubus na. Pero sa kanila, nabigyan ka pa ng 1,000 leverage. Good luck. Diba? Isipin nyo na lang, guys, doon sa $1 ninyo, kung 1 million yung sumali at nagpauto doon sa market maker, so tingin nyo ba on a daily basis, kikita sila ng 1 million, tama? Or kahit pagtaasan pa natin ng konti, $5. Kikita sila ng $5. Eh kung 1 million yung nag-take ng chance or nag-take ng risk ng $5, that's 5 million in a day. So yung mga ganong mga too good to be true offers, guys, sigurado market maker yan. And giving the fact na they are offering too much or too high leverage, market makers yan, guys.
marami rin silang ibinibigay na offer. Nagbibigay sila ng copy trading, nagbibigay sila ng maraming perks. Pero at the end of the day, guys, merong isang malaking broker, no, tatlong letra. Ayan, hindi ko babanggitin. Ang dami nilang pinapanalo during the first hanggang third quarter. Pagdating ng third ng fourth quarter niyan, guys, luhaan sila. I promise you guys. I've talked some of them and talagang masama yung loob ko kasi I have this mission kasi, guys, no, sasabihin ko na sa inyo kasi dun sa mga nakakilala na sa akin sa matagal na member ng Tikmil, they know that my mission is to have one successful Filipino trader per household. Yun po yung talagang mission ko and mula na nagsimula ako mag-forex, yan na po talaga yung lagi kong sinasabi. So, kapag ka ganun po yung kanilang intention, ay matatalo yung mga tao. Meron pa akong isang na-interview, no, na ikakasal po siya, ginamit po niya yung pangkasal nila na capital, which is 500,000. Natalo po. And then, sinabihan sila na, sige, bawiin mo, another 250,000. Hanggang sa nawala na po. Hindi ko alam kung ano na nangyari dun sa kung naikasal ba sila or what. But again, guys, another lesson, dapat mamaya pa to. Lagi kong sinasabi, anong mantra natin? Do not trade the money that you cannot afford to lose. If it will change your lifestyle, don't do it. If it will change the way na meron ka ngayon or kukunin mo yung pera na talagang meron ng pinaglalaanan, please don't. Always use money na extra na alam mong kaya mong malos or mawala. Okay? So again, yan yung mga forex market makers. Guys, hindi sila hindi sila illegal. Legal po sila. Kasama po yan talaga sa everyday natin na makakasalamuha. Okay? Isipin niyo na lang, guys, kung merong ganyan dito sa Philippines. Another good question later na nga lang. Sige, after ng ating broker. Meron ako itatanong. So, bibigyan ko ng malaganda-gandang mabigat na magandang points. Okay, so guys, alam no, ma-okay na tayo kay market maker. Then sa structure nila, lilipat na tayo sa isang mabait na broker. Ayan, ayoko nga magsalita, Sir Wilbert, eh. Kayo na humusga. Pero oo. Hindi naman nakikita ng mga ano natin yan. Pero yes, dalawang letra, tatlong letra, mga market makers po sila. Okay? Kasi ang Tikmil, hindi yan ilang letra na. Kaya okay lang ako. Hindi po kami market maker, ECN po kami at saka STP. That's why I'm so proud. Okay? Secret. Sarap naman nun. Sorry po. Okay, so guys, hindi na ako magbe-mention. Okay? Kayo nang bahala. Basta yon. Basta please be beware. I'm not saying na magaganda yung mga promo nila sa Wibawi. Okay. Go. Let's go. Ayoko na magsabi. Basta kayo na lang. Again, number one, check the licenses. FCA, FSA ba yan? Tapos may mga... Guys, meron kasi tayong meron isa sa gusto kong quality ng Tikmil. Meron siyang parang PDIC. Sure po. I will send you the presentation, Sir George. Just send me your email address or leave your email address. That would be better. Okay. Ano yung sinasabi ko kanina? Yeah. Nice one, Pastor. Nice one, Pastor. Ano ba yun? Teka po ha. Yan. So, I will send your email the email later, sir. Apat na letra, hindi ko po masasabi. Check the license. Yes, number one po, check the license. And then, meron po kasing I forgot the name, no? Pero, parang PDIC. They will, kasi ang mga broker, guys, kailangan nagde-declare sila if they're still liquid or into bankrupt na binibigyan nila ng months, at least 3 months, yung kanilang mga traders, ini-inform nila para, what do you call this, ma-advise sila na mag-liquidate na ng mga positions nila kapag talagang di na nila kayang bayaran yung mga traders. And Tikmil has that po. Meron po tayong ganong klase ng feature na pwedeng bayaran parang PDIC yung inyong trades. So that's why I'm so proud na maganda po yung broker natin na Tikmil. You can also check the Trustpilot. Trustpilot is very reliable guys, ha? Hindi siya katulad ng mga nababayaran dyan sa tabi-tabi. Okay? I know kung bakit. Kasi meron pong... ASIC is very good.
Besides, I was also trading sa mga Australian brokers before. Pero minsan kasi parang naging OA sila. Alam mo kung bakit. Na-restrict nila na lahat ng traders nila, even retailers, are mga Australians lang. Okay, so medyo, ano po, medyo nagkaroon ng medyo ano doon. Saka guys, sa totoo lang, meron pa mga scammer na Australian broker. I'm not sure what happened, pero I experienced, ano na, medyo mga tatlo na broker na ano, na Australian pa yon sila. That's why hindi ko maintindihan ano nangyari sa mga Australian brokers. But I really know na talagang mahigpit pagdating sa ASIC. No? Ayan. So, okay na tayo. Malinaw tayo. Guys, mararamdaman nyo pagka sila ay mga market makers. Mararamdaman nyo, guys. All their offers are too good to be true. And sa una, pananalunin ka talaga yan. Promise. I experienced some. I was sabi ko sa inyo, I've been into this business for 10 years na. So, meron akong na-scam, tinakbuhan ako, mga ganun. May mga nagsara, tapos lumipat, nag-ipalit ng pangalan. So, you have to be, ano, beware of that. Especially sa Philippines, guys, sineset up nila yan. Ayun, nagkwento na ako, no. I was scammed almost 3 million way back 2016, no. It's a scam broker kasi it was set up by Malaysians and they were not true brokers. They just use an office here sa Rockwell pa. 6 months nilang inalagaan. Talagang inaalagaan nila, guys. And may mga tao pa na may mga call center pa silang drama, yung mga ganun. Then all of a sudden, nasa New Zealand daw yung kanilang LP, blah, blah, blah. Oh, sa awa ng Diyos, huli na yung may-ari. No? We were deceived kasi they used MT4. Pero hindi pala. So naintindihan ko na as I go mature sa ganitong business, naintindihan ko na kung paano yung pasikot-sikot. That's why naisi-share ko kung ano yung tama at ano yung mga dapat yung iwasan. Tsaka yung dapat yung ano, puntahan na broker. Okay? May question dito. Blueberry po ba? Is that a market maker? Blueberry is an Australian, what do you call this? Broker. And I came from Blueberry as well as an IB before bago po ako mapasok sa Tikmil. But mababa ang spread ng Blueberry and nasa ano kasi siya, sir, si Sir Vibo, ano po kasi yan, what do you call this? Ang Blueberry, kaibigan ko po si Ben, honestly, ang Blueberry po kasi is naka white label sa 8CAP. Yan, makikita nyo naman, no, pag nag-login kayo, hindi Blueberry yung nakalagay, kundi 8CAP. So, why settle for a white label? You go straight to 8CAP. Or might as well go to Tikmil. Thank you po. Talagang segue ko, ganun na, no. But anyway, yun po. Looks too young mo in 10 years in trading. Yes po, I learned Forex po kasi 2012. Pero I jumped into the market 2014, 2015. So, medyo ano po ako noon, tinamad pa ako during that time. In fact, talagang nalihis yung isip ko because I have work. So, yun. Alright. So, continue na tayo. Yung isa naman, tapos na tayo kay market maker. But basta guys, please beware and try to learn their, ano, and check their licenses. Okay? Alright. So, ECN and STP guys, halos pareho lang ito. And of course, yan nga, this repair offer and display actual order book. Ito na yung sinasabi ko. Kung ano lang yung talagang offer na price, yun yung dinidiretso nila. Yan na, straight through processing can directly pass trading orders into their liquidity providers. Iisa lang yan, honestly, pareho lang sila halos, yung ECN at saka STP. Okay? And I'm so proud that Tikmil is under these brokers. Alright? Okay, so how Forex market structure ng isang STP and ECN. This is the illustration, guys. Once a trader execute a trade, nag-sell siya ng Euro-USD, siyempre dadaan siya sa isang broker na STP and ECN. Ang gagawin po niya, automatic dinidiretso sa LP or liquidity provider. Okay, so what will the LP will do? Of course, magkakaroon po siya ng opposite trades, which is sila po talaga ang nagka-counter. Yan po ang STP-ECN. Talagang platform lang ang pinoprovide nila. So same number trader, trader number 2, meron siyang trade na pounds USD.
then ititrade po ng opposite ng sell ng LP. Yan po ay ganyan ang ginagawa ng tick mill. Actually, you have to know how many LPs. The more LPs na meron po ang market maker, ang broker ninyo, the more na mas less yung spread. Bakit? Hinahanap po ng broker or ng EBS yung pinakamaliit na spread na ibabato sa trader. Ganun yun. So, the higher or the more the LP that your broker has, the better po ang spread nila. Kasi nahanapan po kayo ng mas available or mas lower spread na ibibigay ng broker. Okay? Malinaw? Mas madali po ito intindihin. Basta automatic lang yan. Ginamit lang po ang platform. Alright? Wala pong ibang hocus-pocus na ginagawa dyan. Paano nyo nasasabi na ang isang broker is STP ECN? Never nagbibigay yan, guys, ng malalaking bonus. Promise. You know why? Kasi they are giving you real money. Yung mga market makers, guys, nagbibigay yan ng bonus. 50%, 100%. Pero wag ka. Pag nagtitrade ka na, ina-add mo na sa account mo, di ba? 100% or 50%. Hindi mo alam, nagtitrade ka, ang tinitrade mo na pala, ubus na pala yung real money mo. Ang tinitrade mo is yung bonus na binigay nila. Ngayon, pag naubos yung binigay nila na bonus, lagot ka, may utang ka pa. Sa tingin mo ba magde-deposit ka ulit sa mark sa broker na yon na may utang ka? Eh di pag nag-deposit mo, may utang kang $200. Tapos nag-deposit ka ng $300. Eh di 100 na lang matitira sa deposit mo kasi nga utang yun sa'yo. Utang mo yun sa broker. Guys, merong ganun. I've experienced that. O sige, sasabihin ko na kung sino, Hot Forex. Kasi I was a signal provider sa Hot Forex before. And hindi ko in-expect na, I was also managing an account before, no? So hindi ko in-expect na yung aking client, no? Fund manager kasi ako doon. Yung aking client, gumamit ng bonus nang hindi nagsasabi sa akin. So all I knew, pera niya yon. So, hindi ko na-expect na yung tinitrade namin, bonus na pala. So, ibig sabihin wala ng pera. So, yung mga ganong klase. So, it's also one way to market maker sila. Yun yung isang mga way nila sa marketing. So, yun nga, yun. Ay, bibigyan ko yan ng example, ha? Isa pa. Ang tick mill, ayan na tayo. Ang tick mill, nagbibigay, pinakamataas na binigay, actually, the standard na binibigay naming bonus, napakababa, 10%. Pero dahil ni-request ko, umabot po kami ng 15%. Ayan, meron pa tayong commercial. Starting May 8 hanggang July 31st na lang po, 15% deposit bonus. Bakit nagbibigay kami ng 15%? Bakit ang liit compared dun sa malalaking market maker? Yung iba po 50%, yung iba po 100%. Bakit? Kasi nga, we are giving you real money, guys. So, pag nag-trade ka, yung 15% mo can be withdrawn. Hindi po yun nauubos na hindi mo pwedeng kunin, na hindi mo pwedeng ma-withdraw. Basta ma-comply mo lang po yung ating, what you call this, terms and conditions, yung ating lot size or volume na required sa pag-trade to get that 15% deposit bonus, ma-withdraw nyo na po yun. That's why, guys, wag po tayo magpapaniwala sa mga masyadong malaki magbigay. Kasi hindi po talaga nila binibigay yun. Virtual lang po yun. Okay? Sa mga hindi pa po nakakaintindi, ayan po, sinasabi na po natin yan. No sound. Guys, naririnig niyo ako? Guys, naririnig niyo ako? No sound daw. Sir Joed, baka sayo lang po. Ayan, naririnig daw nila ako. Okay, so just let me know, guys, ha? Oo, ayan. Okay, so ayun. Okay na. So yun. Okay na tayo sa ECN tsaka market maker, no? Ang sarap i-discuss, you know why? Kasi nagkakaroon ako ng chance ipagtanggol, di ba? Ayan. Alright, so... loud and clear, 15% is real. Oh, ayan, si Sir Shem. Alam nyo, guys, nagsabi ni Sir, ni Pastor Shem. Hindi nyo kasi nakikita, no? Rinig po, loud and clear, 15% is real, sabi niya. Sabi po ni Pastor Shem, kasi po na-experience na ng i-withdraw pati 15%. Imagine, basta na-comply lang niya yung kanyang lot size na requirement. Okay? So, thank you for that, Pastor. Congratulations. Ayan. Alright, move forward, guys. May question tayo. Yes, ay sabi ka. Sabi ni Pastor Shem, 15% is real. Aside from tick mill, pwede po bang mag-mention ng isa pang ECN broker? Hindi ako allowed. Baka mapagalitan ako, recorded po tayo. Nire-review po ito ng ating mga boss.
So baka mamaya ma-mention lagot ako. Okay? So check na lang po tayo online Survivo, okay? Ayan. So far pick meal pa lang muna ngayon. Okay? All right. So go ahead na tayo ha. Move forward. Nag-iisip lang ako dito. Ayan, nag-iisip na daw po sila. Ayan. Okay, so again, role of broker, forex broker, guys. Sabi ko kanina, ang role nila, they are just brokers, are firms that provide currency traders with access to a trading platform that allows them to buy and sell foreign currencies. Ito lang po talaga, guys, ang pinaka-role ng broker, access to a trading platform. Yan lang talaga, nagpo-provide lang sila ng access to a trading platform. Pag sila po ay nagbigay ng iba pa, no, I don't want to mention any broker na nagsasal. Ayokong sabihin na guys na meron kasi na broker na they have their own platform and soon Tikmil will have one. But kasi nagsimula po yan ng magkaroon po ng problema sa Ukraine at saka ang Russia. Kumampi po kasi ang US sa Ukraine. Definitely, ang ating MT4 or MetaTrader 4, which is the platform na ginagamit po sa pagde-trade, ay gawa po ng Russia. So, ang tendency po, sinutdown niya or sinanction niya ang MT4 lahat ng Apple users or Mac users. Imagine, no? Sinanction ng US ang Russia, pero Russia sanction everyone who is trading globally. Ganun ka-powerful yung nangyari. But that was two months ago. That was March 8. March 8, nagsimula ulit buksan. I don't know what kind of deal na merong ginawa ang Russia at saka ang Apple, pero naibalik na po ang Apple. Ang MT4 sa Apple. Dati kasi nawala po yan sa app ng Apple. Nandun lang siya sa Android. Kaya ang dami pong narattle ng mga clients ng mga taga-Europe, taga-ibang bansa, no? Dahil mostly po kasi Apple users yung mga taga-ibang bansa. Asian lang naman ang mahilig talaga sa Android. But anyway, good thing na bumalik na. Okay? So yun yung pag-aaralan natin tomorrow. Wednesday pala. Okay? So malinaw po ba tayo na ang talagang Tikmil is ginagamit lang po ng mga traders ang isang broker because of their platform. Okay? And it's for free, guys, ha? Ito na siya. Ito na yung ating, tawag ko po dito is alien. Kasi po, sino ba naman makikita? Puro numbers, puro guhit, di po ba? Ang tawag ko dyan, alien. The first time I saw it, sabi ko, what is this? No? Am I on the right track? Parang unang kita ko. Pero guys, mula noon, I love MT4. You will love MT4, guys. Yung tipong pagmulat ng mata, mag-pray muna kayo, ha? Mulat ng mata, mag-pray, tapos titingnan nyo na kagad yan. And I mind you, guys, this is addictive. Addicting. Pastor Shem, am I correct? Calling you. Yung guys, kasi ako nag-trade po kasi ako, never ako nag-start mag-trade sa laptop. Pero guys, I'm encouraging you, especially beginners, please use laptop ha, para makikita nyo yung analysis nyo dyan ng mas malaki. Pag sa cellphone kasi medyo maliit, pag hindi pa kayo sanay, please use yung laptop. Then matatransfer nyo rin naman yan sa cellphone, madali na po yun. Addictive. Oh, ayan. Trading is addictive. Tama po. Tama. Ano ba sinabi ko kanina? Addictive. Tama ano sinabi ko. Ayan. Tama na pala. Ayan. Ayun. So, from here, dito sa file, up to here, tomorrow, I will teach you how to use MT4 or MetaTrader 4. MT5 na po yung gamit ng iba and sabi po nila, mas maganda, meron pong ibang mga features na meron dito sa MT4, meron ding wala. So, depende po kung paano nyo gagamitin. Ayan, si Sir Harold gumagamit po ng MT4 and MT5 sa cellphone and laptop. Yes po, ako din po. Actually, mas natutunan ko po mauna sa cellphone and sa laptop, late, mas na-late po ng konti. Kasi nasanay po ako talaga sa cellphone. Yung aking mentor po, talagang sa laptop kami pinapag-trade pero hindi talaga ako nasanay. Talagang ang analysis ko siguro sa umaga sa laptop. Pero ang execution siya talaga maghapon, magdamag sa ano na po, sa cellphone na. So that's the good thing about this business. You can trade anywhere using your phone as long as may internet, even tablets po and the iPad pwede.
Okay? So ito yung topic natin on Wednesday. So that's 6 o'clock tayo on Wednesday, ha? Don't forget. Please, kumain po kayo at siguraduhin may laman ang ating isip na makaka-absorb dahil medyo mahaba-haba pong discussion yan. Sabi ko nga, from here up to here. Ganyan po tayo mag-discuss ng MT4. Alright? Okay, move forward. Ayan, nasa Forex market features na tayo. Konti na lang, bibilisan na natin. Okay, Forex, teka, inom muna ako guys ha, wait lang po. Ayan, so Forex market features. Ayan, number one is volatility. Ano ba yung ibig sabihin ng volatility? It is the frequency and extent of changes in or jump in a currency's values price. So, ano ibig sabihin nito? Meron po tayong dalawang volatility. High volatility at saka low volatility. Yung volatility, guys, sasabihin, ayoko ng Forex market kasi volatile yan. Guys, if you know how to trade Forex, Forex market, sasabihin yung volatility is what? Is what? Pastor Shem, volatility is what? Money. Very good, Sir Pastor Alvin. Tama po. Because of volatility, guys, we earn. Kaya huwag niyo sasabing ayoko niyan, masyadong volatile. No. Volatile is money. Diyan, bawat galaw po ng market, because of volatility, dyan po tayo kumikita. Very good answer, Sir Alvin. Give yourself 5 points nga, please. Ayan. Ayan. So, ayan. So, may high volatility at low volatility. The way I'm going to say it, ito yung high volatility. Mataas yung galaw, o mabilis yung galaw, then mataas yung talo ng price. Just like I'm going to say it. 1,001, 500, 20, 25, 80, 120, 180. No? Mabilis yung galaw, mataas yung talo ng presyo. Okay? Meron din namang high volatility na mabagal ang galaw, pero mataas ang talo ng price. Halimbawa, 1, 120, 200, 2, 5, 500. So, yung mga ganun, mabagal yung kilos, or sorry, mabagal yung movement, or mabagal yung galaw, but mataas yung talo ng presyo. That's also high volatility. Kapag sinabi na natin low volatility, when a currency pair that does not fluctuate as much, ibig sabihin, mabilis yung galaw niya pero mababa ang talon ng price. For example, 1, 1.2, 1.5, 1, 1.7, 1, 1.5. So, maliit lang yung galaw niya pero mabilis. No? Maliit yung talon ng price pero mabilis yung galaw. Meron din naman sobrang bagal ng galaw, then maliit lang yung talon ng price. Halimbawa, 1, 1.1, 1.2, 1, 1.3. So, ganon yung klase ng volatility, which is low volatility. So, paano natin masasabi, for a magandang example, lagi ko po itong ginagamit na example ha, wala pa ako nakikitang ganitong klase ng ballpen. Halimbawa po, meron tayong, sige magsulat tayo ha, para magising. Meron tayong 10 na tao sa isang room. Sa isang room, merong isang seller, merong siyam na buyer. Ayan, extreme yan. Itong si seller, meron po siyang isang pen na ang, kaya po siya, pangit yung sulat, hayaan nyo na. Ang kanyang unique na pen, gold kasi yung ink. Ha, 'di ba? Gold yung ink. So pampirma lang 'yan or whatsoever. Binebenta niya for the price of what? $10. $10. So ngayon, sabi nung isang seller, sabi nung isang buyer, bibiling ko 'yan at the price of what? Dito, bibiling ko siya at the price of what? $50. Kasi maganda eh. So yung dalawang, sa 9, meron tayong dalawang buyer na $50. Merong dalawa. So ngayon, sabi nung isa, bakit ko kailangan bilhin ng $50? Eh, ang ganda pala niyan. So I will, sabi nung tatlo, I will buy it for what? I will buy it for $150. So that's $150 na. So ilan na yan? 5.
So ngayon, sabi nung isa, sabi nung tatlong buyer ulit, bakit 150 lang? I could buy that for $500 na, guys. So, ayan na. So, ayan na. 3, 6, 8. So, ngayon, sabi nung dalawa, bakit naman $500 lang? I could buy that for $1,000. So, buo na siya, no? Sa tingin nyo ba, guys, sa ganitong price, mangyayari kung maraming buyers and maraming sellers? So, dahil iisa, syempre, yung price mapupunta dito sa 1,000. Anong itsura ng market nyo yan or ng chart nyo yan? Syempre, ganyan. Pataasa na lang. Diba? As in, sobrang taas. May 1,000 pa. Hindi na lalampas na siya sa. Ganyan yung magiging price nyan. Pero, what do you call this? If your seller is 1M, ang buyer mo, 9 million, sa tingin mo ba magkakaroon ng ganitong klaseng chart? Hindi. Siyempre, ang magiging buy niyan, may option sila, ganyan na lang ang galaw niyan, ganyan, ganyan. Kasi marami silang option, marami silang choices, marami silang pagpipilian ng presyo. Kasi available or mas marami yung supply. Ito yun, supply and demand pa rin yung ano natin, pinag-uusapan. So, ganyan ang magyayari niyan. Yan yung itsura, isa sa mga volatility. Check nyo minsan, guys, kung ano yung ibig sabihin ng volatility against liquidity. Lagi magkasama yan. Lagi yan mag-coincide po sila. No? Yung low volatility at saka liquidity. Alright? Malinaw po ba tayo doon? Malinaw po? Tao po. Malinaw po tayo? Okay. Alright. So may nag-yes na. So malinaw. Move forward. Okay? Malinaw tayo. So another feature po ng Forex market, guys, is bullish and bearish. Okay, pag sinabing bullish, the condition of financial market in which prices are rising or expected to rise. Kaya po, ganyan po, ganito po yung itsura. Pag sinabing bull, ayan, pataas. Kasi ibig sabihin, pataas yung market. Di ba yung mga bull, pagka umaatake po sila, pataas. That's why we call it bull. Actually, this term has been used also sa cryptos and sa stock market, bullish and bearish. Okay, so pag sinabing bull, kikita ka sa pagka bullish or pataas ang market. Pag sinabi naman pong bearish, decline in prices, pababa. Paano ba sumugod ang bear? Di ba yung claw niya, pababa? So, lagi pong ganyan ang itsura. So, ibig sabihin, buy or sell, up or down, short or long, kikita ka. Guys, yung short or long is another term for buy and sell. Yung short, sell. Yung long, buy. Okay? May mga terminologies tayo minsan na kailangang aralin kasi minsan sa news, hindi po sila gumagamit ng ganitong mga terminologies na up yung market, bababa yung market, or down yung market. They are all using somehow yung bullish market or bearish market or long or short, yung mga ganun. You take short, you take long. Something like that. Okay? So you have to learn those language ng pagtitrade. Okay? Malinaw po ba tayo? Yun lang naman po, guys. Kasi very good itong feature na to kasi nga up or down, as long as tamang execution mo, madali mong matututunan or madali kang kikita. Alright? So, clear po tayo dito, no? So, move forward po tayo. Binibilisan ko na, guys, para makaabot tayo sa leverage. Alright, ito, Forex market features. Ito po yung isa, 24/5. Available po siya 24/5. Pagising sa umaga, alas 5 ng umaga, open na po yung market. Then, nagko-close po siya Sabado ng madaling araw o Sabado ng umaga, 5 a.m. Nag-a-adjust lang po ng 1 hour yan kapag DST or Daylight Saving Time. So, maaaring 6 o'clock po ang bukas, 6 o'clock din po yung closing niya on Saturday. Anytime, basta Monday to Saturday. Kahit saan po kayo pumunta, ayan po, tama, nag-trade siya, kahit sila po ay nagsiswimming. Actually, yes po, ako po kung saan nakakarating ko nung ako nag-trade, basta sigurado ko lang may internet akong dala or may internet yung hotel na pupuntahan ko or yung ka-meeting ko. Okay? Kung pong kumain na matulog, pwede po ba masend tong seminar sa email ko po? Yes po, Miss Sir or Ma'am Arbina, just leave your email address. Nagsisend po ako ng recording nito. Ayan. Meron lang po tayong mga request na have to register sa Tikmil with verified accounts. You're welcome po. Ayan. Alright. So, malapit na tayo. Malapit nang matapos. Okay? Alright. Go.
Ayan, when is the best time to trade? Guys, naalala niyo yung sinabi ko kanina na exchanges. Ito po yung Sydney, Australia, Tokyo, London, and New York. Ano ba yung best time to trade? Guys, ang New Zealand market, nag-open ng 3 o'clock. Yung mga early riser, pwede kayong mag-trade ng 3 o'clock in the morning. And then, papasok ang 6 o'clock. Sydney naman po ang magbubukas or 5 o'clock, sorry. Then, 6 to 7 ang Tokyo po, Tokyo market. Then 3 o'clock, 2 p.m. po ang German market. And 5 o'clock is London market. Then New York, 8 o'clock po. And then balik na naman po yan sa New Zealand ng alas 3. So yan po yung time ng pag-trade. Tanong, ano ang best time to trade? Huwag niyo po akong tatanungin kasi yung time po ninyo ang kailangan yung sundin. Ang ibig sabihin, kung ano po yung available time ninyo. Kasi paano po sinabi ko, maganda mag-trade ng gabi, eh meron naman po kayong work ng gabi. So hindi kayo makakapag-trade. Maganda po mag-trade ng umaga, eh pero may work po kayo sa umaga. So kung saan po kayo makakapag-aral, makakapag-analyze ng market, at makakapag-spare ng time ninyo, dun po kayo mag-trade. And mind you guys, kung ano ang open na market dun sa available time ninyo, yun ang currency na i-trade ninyo. Question, bakit po natin gagawin yun? Simple lang po. Kapag naka-open ng Sydney market at tinrade po ninyo yung kanilang, what you call this, currency, ibig sabihin, liquid po sila, ibig sabihin, bukas yung market, bukas yung banks nila, so mababa po yung spread nila. Pero pag nag-trade kayo ng New York time, ibig sabihin New York, gabi na po yan, pero nag-trade po kayo ng AUD JPY, ano sa in-expect nyong, AUD meaning Australia, JPY means Japan yen, Japanese yen, sorry. Pag nag-trade kayo nun sa gabi, good luck naman po, sarado yung banko, although nai-trade natin, kasi nga diba 24 hours yung trading natin, kaya lang reserve na po yun, mataas na po ang spread niya. And even holidays guys, ha, tip po yan, even holidays, don't trade po dun sa mga bank, close yung banks ng mga exchanges o ng mga currencies kasi to the highest level po ang kanilang spread. Alright? So at least make sure na magte-trade kayo using their currencies kung ano yung open na exchanges. Diba, bawa London, Euro-USD, open na yung Euro ng London, tapos USD, konti na lang nag-open na, pero at least open naman ng London, GBP-USD, yung mga ganun po. GBP USD meaning pounds USD. Alright? So, ganun po. I cannot say, guys, kung ano yung best time as long as, sabi ko nga, you have the time to study, you have the time to analyze the market, doon po kayo mag-trade. Hindi ko po masasagot kung ano yung best time to trade and what currency is the best to trade. Okay? Alright, so move forward na po tayo. Ito po yung oras na sinasabi ko kanina. Philippine time na to guys, you can do a screenshot if you want. But if you want to send this video, just send me your email addresses after ng ating webinar. Para po mapanood nyo, ma-review po natin. So ito, Frankfurt, Germany, 3 o'clock to 11 p.m. po yan. So London, 4 to 12 po yan. New York, 9 p.m. Ito po, DST pa to. Ah, hindi. 9 p.m. kasi medyo, tama, DST po siya. Kaya ganyan, 9 o'clock. So, we better, hanggang alas 5 po ng umaga, then Sydney, 5 o'clock hanggang 1 p.m., then Tokyo, 7 a.m. up to 3 p.m. Yan po yung kanilang opening and closing ng market. What does spread mean sa ating anonymous attendee? Anyone who would like to answer? Hindi po. Baka hindi naman po mababasa ni Ma'am nung ating anonymous na nag-question. Ang spread po is the difference between between buy and sell price. Ano pong ibig ko sabihin? Halimbawa po, bumili po tayo, pupunta tayo ng US. Ang current price ngayon, pagbalagay natin for computation purposes po, ano? Bibili po tayo an exchange rate of what? 55 pesos po per dollar. So ngayon, pupunta tayo ng US, bibili tayo ng $100, magkano po yun? That's 5,500. Pero, nagbago isip mo, ayaw mo nang bumalik ng US, pumunta ng US, so babalik mo ulit yung pera mo. Sa tingin mo po ba, mabibigyan ka ng ganong amount
ibabalik sa'yo yung 55, possible po na 53 mo na lang makukuha or worse is 50 pesos. So may difference po yung buy and sell natin. So pagpalagay mo po 5 piso, so yun po yung spread natin. Kung ano yung difference ng buy and sell price po natin. That's spread po. Okay po? Dun sa nagtanong? Ayan, Sir Alvin, thank you. That's the differences between buy and sell. Tama po yun. Alright, so go. Best time to trade, sinabi ko na. Guys, dito rin sa trading time ninyo, guys, madidiscover nyo what kind of trader you are. Anong ibig ko sabihin? Pwede po kayong position trader, swing trader, day trader, or scalper. Yung position trader po, hindi po niya tinitingnan itong mga opening closing yan. Basta magtitrade yan ng January, minsan magkuklose yan mid na ng taon or isang taon. Ganun po yung mga position trader. I know one of our speaker is a position trader. Isa po siya sa aking mentor, si Mr. Christopher Thomas. So, ganun po siya. Position trader po siya. Nag-open siya ng trade ng January. Nag-close minsan yung December na. Meron naman swing trader. Papasok ka, mag-analyze ka ng Monday. Magpuput ka ng trade ng Monday. Nag-close ka ng Wednesday. No? So, or hanggang Friday. Depende. So, swing trader po yun. Meron namang day trader. Parang ako, within one day po, nag-trade po ako na, nag-close po ako ng trade. No? And then time frame, saka na natin pag-usapan yung time frame, baka guluhin ko lang yung isip nyo. Okay na yon, no? Then scalper po, minutes po yan. Minsan seconds lang nagko-close na. Basta nakakita ng blue, nakakita ng profit close. Ganun po sila ang scalper. Okay? Pero lahat naman po natututo sa scalping, wala pong nag-start ng position trading. So lahat po yan. And nagkakaroon na nga lang po ng kung ano nga pong klase ng trader kayo, it's depend na rin po sa magiging lifestyle ninyo. Alright? May question tayo. Malinaw po. Ay, opo, salamat po. Ayan, naintindihan daw po na ating nag-question. Okay? What is leverage? Eto na. Ito yung leverage, guys, na hirap intindihin. Kahit ako, guys, sa meaning ko sa inyo, ilang taon yata hindi ko naintindihan itong leverage. Ito basta nakikita ko, nagpo-profit ako, okay na ako. San taon yata bago ko naintindihan ito o dalawa? Kasi bago talaga ako noon, no? So yan, what is leverage? Leverage is a borrowed capital from the broker. It's a credit. Guys, hindi ito parang tunay na utang na ibibigay sa inyo ng broker tapos babayaran nyo. Hindi po, ha? Ito is expressed in ratio. Ano, katulad po niyan, 1:100. Leverage allows trader to trade more with less capital requirement, which is your margin, to open a position. Ang ibig sabihin nito, guys, ganito lang. Kasi ang ating broker, kumikita yan sa apat na reasons kung paano sila. Reasons nga ba tawag doon? Apat na ways para kumita ang isang broker. Paano yon? Number one, of course, spread. Yung difference ng buy and sell price natin. Second, swap. Meron pong swap, ibig sabihin po noon, overnight charges kapag tinrade nyo yung isang currency or instrument. Second, yung P&L, profit and losses po ng bawat accounts or bawat traders. Then number five, and number four is what? Anyone? Sino makakasagot? Commissions. Tama po, Sir Johan. 5 points nga, Sir Johan. Sir Alvin, bigyan mo nga si Sir Johan ng 5 points. Ayan. Thank you, Sir Johan. Tama po. Spread, P&L, swap, and commissions. No? May mga accounts po kasi na... You're welcome po, Sir Johan. May mga accounts po kasi na katulad ng Tikmil, may pro account po. Mababang mababa po yung leverage natin. Ay, sorry, spread natin, pero may commissions po tayo. Pero pag kinompute nyo po yun, mas mataas pa rin po ang spread ng isang classic account kesa sa pro account na may commissions. Ayan. Tip yan ha, tip. Okay? So ngayon, para mas madali nating maintindihan tong leverage, ayoko nang i-explain ng puro salita lang. We have to do it or apply it. Okay? So, let me pull up another screen. Ayan. Ayan. Ito po ang MT4, guys. Ayan. Para pakita ko lang sa inyo, ha? Pero hindi pa tayo mag-discuss ng MT4. Papakita ko lang kung paano ginagawa yung leverage. Ginawa ko itong demo account na ito kanina. I use 1:100 na leverage. And having a $10,000 account, ito po sa balance. Bigyan ko lang po kayo ng idea. No? Ay, mamaya na para makikita nyo kung ano yung laman dito. So once sa leverage, ginamit natin is $10,000 na capital. Ang ititrade natin, let's say, Euro USD.
Sa Euro-USD po, magkano ang buy? Sabi nga, sell on bid, buy on ask. Ito po yan, ask, bid. Ayan. So, ito po yung price ng buy natin. Ito yung amount or yung price, no? And para malaman po natin kung magkano ang contract price niyan, pag-aaralan din po natin yan tomorrow, Wednesday, sorry. I-right-click ninyo, check nyo po yung specification, and you will see na ang contract size po niya is 100,000. So, ibig sabihin, you have to have this amount or ito ang contract size kapag ititrade mo siya. Sa tingin nyo guys, 100,000 with 10,000 capital, kaya ba natin siyang i-trade? Di ba hindi? That's why gagamit tayo ng leverage. So, ang ginamit ko is 100. Sana nga 100 to, baka mamaya 400 na naman, no? So, ito yung 5. So, isusulat natin para mas madali nating makita. So, yung 1 euro USD times 100 yung contract size niya. So, ita times natin sa ano yung value ng ano Euro USD 1.07 107. Yan. 1.07 107. Ayan. So, ita times po na, i-times nyo nga po yan, ilan po yung lalabas? Anyone? Sige nga, 5321. Sige po, Sir Wilbert. Nawala ng kuryente. Sorry po. Naku po. Baka nasa inyo si Betty. Ayan, yung apo. Sir Shem, natawa talaga ako doon. Promise. Sa'yo ko lang nakita yon, tiningnan ko. Anyway, ayan. Anyone who could give the amount? 1 times 100,000 times 1.07107. Ayan, nagbabago yung price niya. Sino po? Ayan. Sige. Oh, so, ang magiging labas niya is 107. Pagpalagay mo ganun lang yung price, ha? Hindi ko nababaguhin. So, 107. Tama? Sa tingin nyo, guys, with this amount, may titrade ba natin yan? Natural, hindi. That's why meron tayong ginamit na leverage ng 100. So, dahil sa didivide natin ng 100 yan, ang lalabas na amount is ilan? Divided by 100? Anyone? Ilan na po yung lalabas? So, 107 divided by 100. So, 1,071 na lang po. Ayan, thank you po. 1,000. Teka. Ay, anong ginawa ko? Ay, Sus Maria. Ulit. Ayan. So, 1 times 100,000 times 1.07107. Ayan. Is equal to 107,107. Tama? Tapos, dinivide natin sa 100. So, dapat ang lalabas sa kanya ay 1,071, ayan. Sana magpipaste ito. Ayan. So, ganyan na po yung lalabas. So, dahil gumagalaw po yung ating Euro-USD, possible po na hindi ganyan. But make most likely ganyan po yung price. Ano? Subukan po natin, ha? And I will use po one lot, no? One lot po dito sa ating volume. Close ko lang po yan. So, gagawin ko pong one lot yung size, yung one lot po yung ating as lot size. So, pagka nagbili po tayo, ito po most likely ang magiging amount. 1,707.7. Pero may difference na kasi yung buy natin. So, try natin guys, ha. Kung 100 yung leverage nito, ito lang po yung magagamit natin. Okay, 1, 2, 3, buy. Pero dahil meron pang ganyan, dahil first time natin magti-trade, okay nyo lang, ituturo ko sa inyo kung bakit may ganyan to Wednesday. Ayan, ulit, buy. Ayan. So, lumabas. Tama po ba? 1,071.05. Almost the same, guys. Kasi bumababa or nagpa-fluctuate yung price. That's why, yung leverage, binibigyan kayo ng broker ng chance to trade more because, again, kumikita sila sa trade ninyo. Sa spread ninyo. The more you trade, the more they earn.
So, dahil may binigyan tayo ng leverage, eh, Ma'am Sally, kung naging 500 po yung leverage ko, or mas more than that, mas malaki po ba yung chance ko makapag-trade? Of course. Mas maliit yung margin. Yung margin, guys, ito na. Next desk ko na, ha? Yung balance is the total capital na hindi ka pa nag-trade. Yan pa yon. Yung equity is the amount na meron kang tunay na pera ngayon kasi meron ka na nakatrade na ito. Ibig sabihin, equity plus minus ng profit ninyo, ang equity. Okay? So, ito po yung margin. Ito lang yung nakataya out of 10,000. Okay? Free margin. Ito po yung amount na pwede nyo pang i-trade na available sa account ninyo. Then margin level percentage, of course, ito yung amount, percentage ng inyong current amount. Okay? Malinaw po ba? Malinaw po ba yung explanation natin? So again, kung gagamit kayo guys ng what you call this, ng mas malaking leverage, of course, ano po yan? Mas diliit pa yung amount niyan, mas malaki yung possibility niyo na makakapag-trade kayo ng mas marami. Pero of course, kailangan maging responsible kayo. Sabi nga, great powers comes with great responsibility, yung risk management niyo, guys. Okay? So hindi ganoon kabilis yung nagpa-profit na tayo, guys. Oh, ang bait ng market. Nagpa-profit tayo, so tama yung ating execution. So, whatever lumabas dito na amount, if you want to close it, automatic profit na po yan. Pwede nyo na po yung withdrawin kung gusto nyo, kung papayagan kayo ng broker, kasi may mga minimum withdrawals po sila. Okay? Malinaw po ba tayo dun sa ating leverage? Guys, another tip sa mga market makers, they are giving you too much leverage. Umabot po ng 2,000. Guys, pagka ganun, market maker sila, ha? At as much as possible, ingat po tayo. Kasi leverage, sabi nga, it has a double-edged sword kasi ang leverage. Malinaw po tayo sa leverage. Ayan, salamat po, Sir Vincent. Ngayon ko lang po nakita yung type ninyo sa ating question and answer. Okay? Malinaw po ba tayo? Guys, malinaw ba tayo? Uy. Ayan. Thank you po. Ayan. Opo, malinaw daw. Ayan. Okay. Move forward. Ayan. Babalik na tayo sa ating presentation. So, new share. Stop ko po ito. Balik tayo sa presentation natin, ha? Where is it? There. Ayan. So, ito na. Yung leverage na explain ko na sa inyo. Ayan. So, kung tayo ay maglalaro ng stocks, huwag nyo muna tingnan itong side na to, ha? Kung tayo maglalaro ng stocks, guys, or magte-trade ng stocks, sorry for the word, hindi yung laro, magte-trade ng stocks, 1:1 yun. Kasi wala silang leverage. So, kung ang one lot mo, kailangan ng 100,000, so kailangan mo ng 100,000. Yung Euro-USD mo, so ganun ang kailangan mong ilabas na pera. Capital requirement mo, 100,000. Pero dahil sa forex market, because of the leverage, ito na lang po yung gagamitin natin. Sa 100 na contract size ng Euro-USD, may leverage kang 100, $1,000 na lang po yung pwede mo ninyong gamitin. And then capital requirement nyo, ganun na lang din po. And you can change what different amount or lot size na pwede nyong i-trade. Dahil nga, you have given the leverage to trade. Okay? Opo, medyo mahirap yung leverage. Yes po, alam ko po medyo mahirap intindihin sa una. Pero as you go along and you review this video, maintindihan po natin. At the same time po, practice po tayo para madali po natin maintindihan. Magkano po ang minimum deposit sa Tickmill? $100 po. Ang lot size po, yan po yung amount na tinitrade po ninyo doon sa ating volume. Yan po yung volume or lot size na tinitrade po. Okay po? Lot size. Yun yung amount or value na tinitrade natin. Okay? Ayan. Okay, so loop forward na po tayo. Malapit na tayo matapos, guys. Ayan. Sabi nga, isa sa mga market features ng Forex is an open book. You know what I know and I know what you know. Anong ibig sabihin nito, guys? Available yung mga marketing materials, tools available online. Punta po kayo sa Tickmill website, makikita nyo po yung mga tools doon. Ang dami po dong tools na pwede nyo gamitin to help you out sa pagtitrade. Available din po itong Baby Pips. Actually guys, natuto ako sa babypips.com before.
Kasi wala naman iba pa nagtuturo sa amin before. Ay, sa totoo lang, ang swerte nyo, kasi may nag-guide na sa inyo. Sa amin, utang na loob. Talaga namang sarili-sariling sunugan ng kilay kung talaga naiintindihan mo. Ang mga terminologies pa naman ng forex trading, good luck. No? So talagang sobrang ano, God is good. So sobrang gusto niyang matuto yung mga tao. Ang dami na nagtuturo, libre pa. Diba? O, ayaw mo pa ba noon? Libre na? Okay. So, why trade forex? Sabi nga, the price is set by all buyers and sellers all over the world in a real-time basis. Hindi po yan na mamanipulate. Ano? Yung maliit na market po, madaling mamanipulate at madaling mascam. Online business, of course, Android phone, laptops, and what? iPad, tablet, pwede. Can start with a minimal capital. Sa Tikmil po, $100 ang minimum namin. Middleman, walang middleman. Unlike sa stocks, merong middleman. Broker tawag doon. May broker tayo pero talagang it's just pure application. 24-hour market, katulad ng sinabi ko kanina. Time flexibility, it's up to you kung kailan ka pwede mag-trade. Kung available ka. Even an hour, guys. I know you can trade in an hour and then get out sa market. Just ano lang, set a goal or set a target. Actually, dati nag-10 pips lang po ako. 10 pips lang po, then 20 pips hanggang 50 pips. Hindi ko po napapansin. 200 pips na po yung natitrade ko hanggang sa 300. And I'm earning 300% in just 2 weeks. No? Depende po yan sa inyo. Basta maaaral nyo po yan. So, at saka, syempre, of course, tama po. Leverage parang pahiram ng broker. Tsaka yung confidence nyo, guys. Confidence level nyo, dapat. Tsaka risk management. Okay, yung forex trading, guys, is 100-year-old industry na. Huwag na natin pag-usapan yung cryptocurrency. Although, meron na rin pong cryptocurrency ang Tikmil. So, yan po yung mababang leverage na pag nakita nyo po sa account. Pang crypto po yun. Okay? And can help one country's economy. Example, Singapore and Malaysia. Guys, ito yun. Example niya, no? Ito po is just an example. Before, noong 1965, ang 1 Malaysian ringgit is equal to $1.80 Singaporean dollar. So, ibig sabihin, mas mataas ang value ng Malaysian ringgit compared sa Singapore dollar. Ngayon, after na noong 1971, nag-equal po ang price nila or nag-equal ang value nila. 1 Malaysian ringgit is equal to 1 Singapore dollar. Noong 2021, ang value po ng Singapore dollar ay naging 3.20. Ibig sabihin, mas tumaas ang value ng Singaporean dollar kesa po sa Malaysian ringgit. Paano nangyari yun? Buildings lang po ang makikita nyo sa Singapore and you can, roam around, no? Pwede po kayong umikot ng umikot sa Singapore kahit 2 beses, buong Singapore maiikot nyo na. Pero puro buildings yan. Pero ang Malaysia, maraming palm trees, maraming agriculture. Pero bakit mas mataas ang value ng Singapore? Marami po kasing nag-invest. Marami ng investors ang Singapore. So maraming pumasok na pera. That's why nag-increase po ang kanilang economy or tumaas ang kanilang economy. And marami na rin po nagtitrade ng forex sa Singapore. High school pa lang po, marunong na silang mag-trade. Okay? Pero again, kung tutuusin, sabi ko nga sa inyo guys, nasa investment ng bawat country. So syempre, paano tayo nakakapag-participate? Nalimutan ko itong sabihin kanina, no? Everyone is participating sa forex trading na hindi nyo nababanggit o hindi nyo nalalaman. Paano yun? Bumili ka ng iPhone, no? Of course, US yung gawa. Dapat, no? Pero ang laman ng mga parts niyan, merong lamang US, merong galing Finland, merong galing China, merong galing sa kung saan. Sa Finland, possible mga parts. So, syempre, bibili ang US ng Finland money para bumili ng pyesa. Then, from US, dadalin nila sa China dahil mababa ang kanilang cost of labor, doon nila ipapagawa. Bibili sila ng Chinese yuan para bayaran yung mga laborers. So, in that sense, meron din tayong participation. Bumili si Pinoy ng iPhone. So ngayon, bumili ang Pilipino ng iPhone. Though hindi siya bumili ng dollar, pero pinasok sa Pilipinas, binili nung merchant ng dollar. Okay? So, we are participating into forex market na hindi natin nalalaman. Yung suot niyong damit, kung galing niya ng Bangkok o yung sinulid niyan galing ng Vietnam, din ginawa sa India. So, yun po. Mga participation natin sa forex market. That's how we participate passively.
Pero pagka nag-active tayo na participation, actively participating tayo sa forex market, ibig sabihin we are trading our own money. Yun na po yung ginagawa nating forex trading ngayon, pinag-aaralan natin. So that's why we are actively participating into forex market. So yun po yun, ano, para wag po kayong malito. Alright, kaya po ganun kalaki ang turnover or trading volume ng forex trading. O forex market, sorry. Okay, ito last, malapit na tayo guys matapos. Ito na, sakto 9 o'clock, no? Pag sinabing currency pairs guys, it has two, what, parts. Parts na sinasabi or currency pairs. It always traded in pairs. Sabi nga, currencies are always traded in pairs. Pag nasa kaliwa guys, please remember, pag nasa kaliwa, ang value niyan is 1. Base currency. Yung sa sunod na nasa kanan is code currency. Ang ibig sabihin, ang 1 value nito, let's say for example, ang 1 euro is equivalent to 1++ ng USD. Basta lahat ng nasa left side, base currency, 1 po ang price niyan. Yung susunod, yung nasa right side is code currency, kung mas malaki po yung price niya. Pero dahil nga dito, ito po yung base niya, nagde-depend po itong code currency natin. Example, kung bibili ka ng Euro-USD, sabi po natin, tataas ang Euro-USD. Sabi, merong magandang news sa Euro. So, ibig sabihin, tataas. Anong gagawin natin sa na-execution sa trade natin? Siyempre, di ba, dapat buy. Pagka nag-buy ka sa Euro, automatic, ang tataas yung Euro, and then automatic, nakasell ka sa USD. Okay, common mistake to ng mga beginners guys ha. Pag bibili ka ng Euro-USD, ibig sabihin, sabi mo may magandang news, syempre bibili ka. So automatic, pag bumili ka ng Euro, nakasell ka sa USD. Eh sabi mo, nako, maganda, merong magandang news sa USD. Anong gagawin natin? Anyone? Malimbawa may magandang news sa USD, sabi tataas ang USD, anong gagawin natin? Anyone? Sell. Tama. 5 points. Sino yun? 5 points si Ma'am Nilisa. 3 points si Ma'am Jen. 1 point si Ma'am, si Sir Beaver. Tama po. Sell. Kasi ang USD automatic nakabuy pag nag-sell ka ng Euro. Okay? Pag bumili ka rin, nabawa guys, itong balik tayo dun sa buy ha. Tama po yan. Sir Alvin, tama po si Ma'am Nilisa. 5 si Sir Ma'am Jen, 3 si Ma'am si Beaver is 1. Pag bumili tayo guys ng currency, automatic na andoon yung pera natin. Halimbawa, bumili tayo ng Euro USD, automatic nasa Euro yung pera natin. Pag nag-sell tayo ng Euro USD, automatic nasa USD yung pera natin. Kasi buy, halimbawa, bumili tayo ng phone, automatic pag bumili tayo ng phone, nasa phone na yung pera natin. Tama? So, ganun din yon. Dito, pag bumili ka ng Euro, automatic yung pera mo nasa Euro. Then, pag nag-sell ka ng Euro, automatic nasa USD yung pera mo kasi nakasell ka sa Euro, nakabuy ka sa dollar. So, kung bakit din two-way? Dahil kahit nakasell ka sa Euro, basta nakabuy yung USD, tama ang execution mo, magpa-profit ka pa rin. Ito yung sinasabi nating bullish and bearish. Kahit po nakabuy ka, kahit po bumagsak yung Euro, basta nakasell ka, automatic profit ka. Okay? Sell Euro. Tama po si Desaro 22. Ayan. Guys, next time guys, a-attend tayo ng webinar. Please use your real name kasi even sa email addresses kasi naggagawa po tayo ng certificate. Yung correct name po ninyo sana para pwede nyo magamit yung certificate ninyo for any purposes po. Okay? Suggestion lang po yun. Ayan. Naintindihan po ito. Pwede naman natin yung reviewin, ano? Kasi ayoko na po tayo mag-extend ng 9 o'clock. Alright. So, tapos na tayo. Major currencies, guys. Pagka beginners, please trade major currencies. Pag sinabing major currencies, guys, lahat ng may USD. I-partner nyo lang yan. USD Euro, JPY, GBUSD, yan. Basta i-partner nyo lang yan dyan. Yan ang major currencies. Pag sinabi naman pong minor currencies, ito po, i-mix nyo sa iba-iba. Basta less itong USD. Minor yan ha. Yan. Bakit po sinasuggest yung major currencies na iti-trade? Kasi po, dahil well-traded po sila, liquid po yan, mas mababa po yung spread nila.
Alright? So again, guys, may mga nicknames tayo dyan na dapat nyo kahit papano familiarize nyo yung sarili nyo. Kasi nga, sabi ko nga, sa news, ginagamit po yung nickname, hindi po itong ganito. Hindi po yung kanilang mga symbol. Ito po ang ginagamit. Buck, green buck for USD, fiber for euro, yen for Japanese yen, cable or sterling for pounds, and Swissy sa Switzerland, Canadian dollars for loonie, Australian dollar is Aussie, and New Zealand is Kiwi. You have to familiarize yourself with these nicknames. Okay? Okay po. Please send po recording for my email. Yes, I will send po. You're welcome. Please send it sa messenger, sa messages po, Ma'am Brenda, para po mababasa at nakakopy natin. Pag nasa question and answer po kasi, hindi po natin nare-record. Okay? So guys, malinaw na. Minamadali ko na, obvious. Sorry. Okay. Last one. Ayan, tapos na tayo. Risk management. Guys, pag-aaralan na natin to sa advance, ha? How to minimize the risk and learn more. Of course, it enables you to implement a set of rules and measures to ensure any negative impact of a forex trade is manageable. Understand and study the forex market. Get a grasp on leverage. Ayan, tama lang muna na hindi nyo pa maintindihan and you will soon understand. Okay? Build a good trading plan. Ayan, pag-aaralan po natin yan sa advanced training natin. Set a risk reward ratio, RRR kung tawagin. Use stops and limits. We will also study that. And handle your emotions, guys. Ito ang pinaka hindi po namin maituturo. Ano? Kasi talagang self, ano po yan? Self-learn. Tama ba yun? Keep an eye on news and events. Ayan. Kung hindi po kayo nagbabasa ng mga news and events, mapapabasa po kayo. I'm sure. Then start with a demo account. Ayan. Ito na yung sinasabi kong mantra natin or ang ating reminder. Trade only what you can afford to lose. Ayan. Di naman natin sinasabi na matatalo kayo parati, ha? Pero at least meron tayong pamantayan. Okay? So, ayan. Thank you so much. Ayan. Tapos na tayo. Stop ko, share ko na. Then, ayan, thank you so much. Ayan, merong nagtataas ng kamay. Type nyo lang. Tapos guys, kung sino yung gusto nyo mag-ano, i-PM nyo na lang po ako, ha? Para sigurado. Ito po yung aking Facebook. Ilalagay ko po sa ating chat box. Para po ma-PM nyo po ako. Ayan, sa everyone, ayan. Para po ma-PM nyo po ako kasi wala pa po tayong account manager so far. So, ayun. Paki-send po sa email yung mga dapat kong i-send niyo po lahat yung inyong mga request, email addresses po ninyo para po mabasa ko, no, and ma-send natin yung recording pag available na po. Huwag po kayong mahiya, libre naman po 'yan and binibigay po talaga natin 'yan. All right? So guys, wala tayong questions. Malinaw po ba? Ayan. Malinaw po ba tayo? So far? Okay, so leave your email addresses, guys. So wag muna kayong umalis para tayo ay mag-pray before we end the webinar. Kung wala pong tanong, maraming salamat po. And guys, I hope you will attend next Wednesday para po makapagbigay tayo ng mas marami pong information, especially using MT4 or MetaTrader 4. Okay? All right. So guys, please join me to end or to close our webinar with a prayer. Father God, we thank you for this wonderful night. We thank you for those people who attended and these people who gave their time or precious time with us, Lord, to learn forex trading and for them to be part of TICMAIL and for them also to have this mission or vision of having one Filipino or one successful Filipino forex trader per household. We give you back all the praises, Lord, and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Guys, please leave your email addresses sa chat box para po madali natin maintindihan para ma-send ko po sa inyo. Wala pong masama na parati nating ulit-ulitin as long as tayo po ay matututo. Sabi nga, it doesn't matter how slow as long as we grow. Okay? So, tapos na po yung magsisend ng email. Para ma-send, para ma-copy ko po kasi ika-copy ko po yan sa Word tapos isi-send ko po sa inyo isa-isa. Ayan. Guys, I hope mas marami tayo next Wednesday, ha? Para ano, para matapos tayo para sa Wednesday yung ating MT4. Oo. Okay, so guys, thank you so much.
Wala na po? Wala na po bang mahabol? Okay na? Okay na po. So sige po, please, kasi may meeting pa ako. Tumatawag na yung mga ka-meeting ko. Okay? Sige, mag-close na ako ha. Kayo na lang din po ang mag-leave. Thank you po. Bye-bye. God bless po sa inyong lahat. Okay po. Bye-bye. Thank you po, Sir Alvin. Thank you so much. Bye-bye.